Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Easy. Ang tawag dyan, demokrasya. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Thank you.
Hello everyone, good evening and welcome po sa isa naman nating live stream. Nagbabalik sa inyong harapan ang nag-iisa at walang katulad ng napakaganda. Ang inyo pong abang lingkod, walang iba. Kung hindi, sino? Pero hindi po tayo nagmamagaling. Sadyang maganda lang tayo sa inyong paningin. Direct Freddy Valera. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magtira na tayo ng bate. Kaya mag-like na kayo at simulan nyo na mag-type action at magbatean portion na tayo. Let's go! Sa go! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Gemmaline Perez, si Da Oti, at kay Gemmaline Perez ulit, at Maria Marie Escanilla, at kay Mikael Talk, at kay King Chenelin, at kay Michelle Gali Inday Sosi, Addictus Rex, at kay Kali Emma, at kay ID Blood Cross Michelle, at kay Nas M. Annie Brookman, at kay Mercedes Dress Simple Batrak, at kay Raymond Marquez, at kay Mr. Yoso at Christina Reyes, Abby Guerrera, Juby Orina, at kay Arnie Zambrano, at kay Ragnar Lotbrock. Hello po, thank you so much. Pabati sa wife ko na si Diana Mago, na sleep na. Gisingin mo! Charot. At nandiyan na rin si Yunju Chi 41, at kay Casa, wait lang, kay Casa Chenili, nawala. Kay Casa Miracosa, at kay Lisi Pebbles, William Torres, at kay Golet Online, Melanico, Nellyville, Lea Marian Ang, at Julie Alfonso, Pachuchay, Jesse G, Ryan Dog, at nandiyan si Corazon Biel, at kay Jean Kohi, at kay Yam Sarap, Guzman, Sara Mariano, Annie Burns, at kay Tweety GN22, Ellen Go, at Don Robert, Travel and Adventures, at kay Jay Gross and Kelvin Oloroso, at Jay Colonizado, at kay Ja, at kay Ann Lacaria, at Rolando Vivero, at kay Hayton, at kay Swedish Scent Escape, at kay Marikit, at kay Jimpy Presto, at kay Giria Galaban, at kay Merlat OFW Life, GAC, at kay Gemma Yambao, at kay Josephine Dumlao, at Teacher Celine, magandang gabi po. Nandyan din si Ellen Go, at si Kento Burayan, at si Jedalyn Abay. Hello po ng bonggang-bongga. Tumalon tayo. So, habulin natin yan. Nandiyan si Stone Trooper, Veteran Toma, Family Bilay, Quater, Shoni Aguinaldo, o Sunny Aguinaldo, sorry, Loretta Adawag Antonio, Herbert Santos, Aripyong, Konohamaru, Simple But Rock, at nandiyan din si Rosebel Kaganan, at si, Rolando Blanco, Corazon Biel, at Lynn Mariano, at Maria Madrid, Boy Soto, o Boyet Soto, ano ba yan? At kay Leslie Hermosa, Christina Reyes, Shuni, at Dina Del Castillo, at nandiyan din si Jeanette, at si Mama Tibaysa, Edita Relado. Hello po ng bonggang-bongga. At nandyan din si Macdo at si Malditang Lola. Hello po, tita. How are you? At si Joshua Morales, si Burnick ng Pampanga. At salamat nga, Ragnar Lotbrock. May utang ako. Percival Salinas, Eduardo Gomez Jr. Hello po. At nandyan din si Juby D. Guzman at si Pauline Rose at si Beltran Dalen Jr. At si Joseph at si Lula Lay MCP, Milo Amor, Jesse Ramelo, at kay Christian Reyes, at Joanna Kalimbas, Bernard Bon Andres, at Kylene Moises. Nandiyan na rin si Mina Saluna, at kay Queen Elise, at kay Leslie Hermosa, at Lynn Sagera, o Sagera, at kay Arnil Yetedor, at Wenda Sumaong, at Vivian Martos. Aba yan, ang dami natin, ha? Woo! At syempre, nandiyan din si Vivian Martos nga, at Linda Jose Gansere, at si Jesse Ramelo na ulit tuloy. Hi, Kishi! At si Kat Lu Lagiles. At nandiyan din si Ma'am Teresa Zuckerman. At nandiyan din si Kapuso mo at BBM ako. At si Nanay Alma TV. At nandiyan din si Samway Vlog. At si Imelda Navarro, Valerie Serna, Ariel 27, Maki Doctolero, Rosalina Abehar, at Rodel Arisapa, Jessica Tampos. Hello po! At kay Susie Rojas, at kay Alex, so ano to, si Gizmundo at Aisa Sangod. Thank you so much. Sunny Cabanyes at kay Miss Marie, magandang gabi po sa inyong lahat. At kay John John Faustino, at shoutout din kay Randy Ramos. At nandyan din si ito naman ang ano ng pangalan mo eh. Sige na nga, King Tutan, shoutout sa'yo. Kasi nakakaanong basahin yung pangalan mo. Baka may nanonood na bata, di ba? Paolo San Pedro at kay Helena. Helena, hello po. Magandang gabi, Rans Ram. At Tita Melly, hello from Florida. Love your vlogs. Thank you so much. At nandiyan rin si Simpleng Kaprobinsya. Hello po. At sa lahat po ng ating mga bago at talaga namang kapapasok pa lang sa ating channel, mga bagong subscriber, maraming salamat po.
At syempre, mas lalong maraming salamat sa mga pioneer nating mga subscriber. Thank you so much. I love you. Lauren Video Silopo at kaya sino pa? Si Alin Harada, Teacher Deb at sino to? Si Tolitz Nogara. At syempre, nandiyan na rin si Annalisa. Hello po. At si Michelle Gali. Hello, hello, hello mga kaeksena. At kay RBQ. Hello, huwag ka na malungkot. Sampaling kita eh. Easy, easy. Charot lang. Kayungap o kaungap. Orb, hello po. At Bet Galang. Hello din. At Michelle Manansala. Hello po. At kay Marilyn Berso. Sa charot. Sino pa? Nina De Guzman, hello at welcome. Yung mga nabati na, huwag nyo na akong pahirapan. Pinapahirapan nyo pa ako, nabati na, gusto doble-doble. Di tayo matatapos nyan. Sige kayo. Charot lang. Rebecca Tabanyag at kay Carlo Castillo at Waray Waray, magandang gabi po. At syempre, binabati rin natin si Ronald Aquino. Florence, Italy, hello. Josamel Asuncion at Dennis Abate, Bench, hello din. At kay Samelin Harada from Japan, tama ba? At faithful loyal ako. Direct may sunog po dito sa Quirino, sa Santas, Quirino Street, Herbosa Tondo, Manila ngayon. Ingat-ingat po kayo. Noong isang araw dito sa amin, meron. Sino pa? Larry Hiyaw. At kay Hana, hello din. At kay Rides for Life o Riders for Life, hello. Magandang gabi. At kay Sunny C. At syempre, binabati rin natin si Noel Madrid. At binabati rin natin lahat ng ating mga kabatas with Attorney Libayan. Oh, di ba? Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. At syempre, binabati rin natin ang bonggam-bongga ang lahat ng ating mga kayubi with Attorney Claire Castro. Shoutout Lori Fajardo at Tiet Alejandro at Psycho Mantis. Hello din. At kay Rina Cruz at kay Sunny Aguinaldo. Hello po. Ano po ang masasabi mo sa latest vlog ni I'm Sean Wayne? Hindi ko pa napapanood. Oh, maraming nag-unsub sa akin. Tungkol saan? Doon? Wala naman, siguro pag-usapan na lang natin sa ano yun. Wala naman kaming problema ni I'm Sean Wayne. And syempre, kanya-kanya naman tayo ng pananaw, di ba? So, yun nga yung dapat nating intindihin sa bawat isa. Kung ano yung stand niya, anong stand ko, anong stand nyo, yun, di ba? Nasa sa inyo na lang yung papaniwalaan nyo kami or naniniwala kayo sa amin. That's it, di ba? Ngayon, kung yun ang reason nyo, mag-unsub kayo dahil hindi na tayo parehas, it's up to you, di ba? At syempre, nandiyan na rin si Aya Navarro nga at si Digna Condolesas at kay Aileen Drew at kay Tweety Bird at Maria Nanale. Hello po at kay Pau. At sino pa? Oh, ang hindi na babati dyan, Herminia Kabulisan. Hello po at Lynn Mariano. Okay? Ganun lang kasimple yun. Hindi nyo kailangan bigyan ng kulay, hindi nyo kailangan bigyan ng issue kasi kanya-kanya nga tayo ng paniniwala at stand. At kagaya na sinasabi ko nga, di ba nagulat kayo? Di ba makabipisara ako? Pero kasi pagdating dun sa issue nung kay Pastor Kibuloy, dun tayo nagkatalo. Kaya nung nakita natin at nalaman natin ganun ang nangyari, isa na yan sa naging grounds ko para bumak up o bumak out. Okay? Ma'am Payap Kim at Agi Agirian at kay Roberto Dianco. Hello po at kay Zen IJC at Tina B. Nagkasab ako. Magkasab ulit direct para doble. Sherwin Levantino at Richu. Hello po. At kay Jimmy Rosario, maraming salamat. Kento Burayan, hello po. Oh. Diba? Ano daw? Hindi ka influencer pag umayong ka sa gusto ng fans mo at hindi ka sa... Yun na nga eh. Diba? Kaya nga hindi tayo pwedeng basta-basta papadikta dito. Okay? Depende na lang kung meron kayong alimbaw. Direct, tingnan mo naman to. Pero hindi nyo ako pwedeng sabihin content mo agad to. Ano yun? Titingnan muna natin kung pwede ba at makabuluhan ba kung okay bang itopic yan dahil trip nyo lang. Diba? Maria Sawada, hello po. Jimmy Rosario, wait lang po ha. At kay, sino ba yung kanina? Sino pa hindi nababate? Hi, Mercy. Lydia Canabe, hello po. At
Sino pa? Oh. Yung mga hindi pa nababate, Betty Gabana, hello po. Betty Gabana pala. Sorry. At syempre, binabati rin natin lahat ng mga kasawsawa sa Discord, mga kaarmado, at sa lahat natin ng mga kapatid na mga vlogger. Isipin nyo nga, mga kaeksena, no? Tingnan nyo. Simula nung ano, tagal na siguro, nakikita nyo naman dito sa taas, sa may kanto. Yun, sa dulo sa kanto, di ba? At sa opening ng ating live stream, nakikita nyo po na nagpo-promote ako. At kahit kung ano mang issue sa mga ano na yan, wala po tayong ano doon. Yun ang kanilang paniniwala. Let's respect that, di ba? Kaya yung mga nagsasabi, asab na ako sa'yo, ha? Magpapaalam pa kayo. Di ba? Nang, thank you so much. Good evening, direct watching from Hong Kong. Shoutout po sa inyo at sa lahat ng nagpa-member din. Nakalimutan ko yung pangalan. At kay Jimmy Rosario at yung nagpa-member nga ulit. Sino nga to? Nakalimutan ko. Di ba? game, simulan na natin. Kalma muna. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, at syempre binabati natin mga kaeksena lahat ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho at nakikinig habang namamalansa, naguhugas ng puwet ng baby at naglilinis ng inodoro. Thank you so much sa inyo mga kababayan natin at lalo yung mga may hirap na trabahong OFW. Shoutout po! Oh, at syempre binabati natin ang ating mga original Spice Girls na nandito. Syempre pa, Mama May TV, Tita Hilda Enriquez, Malditang Lola, at syempre si Tita Edita Yamaguchi. Pilipinas, aking mahal, hello. Hello po. Sino pa? Oh, yung mga hindi nababati ha, Aileen Drew, basta ako direct, ikaw lang sapat na. Ay, thank you po, naiyak na tuloy ako. Charot. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Salamat Aileen Drew at Anel, thank you so much. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. At syempre, wag natin kalimutan, nandiyan din ang ating mga kabogeras moderators. Nandiyan si Nosperato, Jack Constantino, Erica Matsumoto, at syempre, nandiyan din si Daisy Taglay, at si Maria, na bongga-bongga. At syempre, binabati natin si Lilem TV, Noel Sikat, Gemeline Davis, Addictus Rex, hello po. Iba na daw ang timpla mo, Drek, at huwag kasing may creamer sa kape. Hindi, wala po akong problema kahit kanino sa mga kaano natin. Huwag niyong bigyan ng issue, huwag niyong bigyan ng kulay, ha? Dahil ganun talaga po eh. You can't please everyone. And kumbaga para bang ganito lang yan. Ganito lang yan, example. Mamaya, wait lang, wait lang. Halimbawa, may jowa ako. Diba? Love na love ko yung jowa ko. Talagang sinasamba ko. At kahit anong gawin ng iba ay pagtatanggol ko tsaka pagmamalaki ko yung jowa ko. Diba? Tapos, nahuli ko may kabit! Halimbawa lang, hi Tita Edita! Hello po, kamusta na? Hi! Baka meron na naman kayong ano ha, kapunsyo. Mag ano kayo, naalala ko yung mga panahong kapunsyo nyo ngayon eh. Magpagaling kayo o kaya sana wala kayo niyan. Naalala ko yung hirap mo sa kapunsyo na yan. Miss you po, love you. At syempre mga kaeksena, ito yan, hindi ko nahuli mo na may jowa, may kabit. Ano gagawin mo? Mahal mo pa rin. What the fuck? Halimbawa lang, kumbaga yun yung aking stand kay Sara Duterte. Pinaisi ko na lang. Kahit na anong gustong gusto ko, kahit na anong ano ko, yun palang sapat na eh. May nakita ko na hindi ko talaga magustuhan. Anong gagawin ko? Pipilitin ko yung sarili ko. O diba? O, kita-kita nyo naman yung ginagawa nilang mga senador. Si Robin, si Bato, si Bongo, at kung sino-sino pa. Tapos biglang umi-extra pa yung vice president natin. Oh, 'di ba? Oh, sa mga kaeksena, hello na, simulan na natin tong ating live stream at syempre shoutout po kala sa Robert Ramos, kay Ma'am Terry,
Si Ramon Gardo, si Mama Lu, si Maoka, Ma'am Renan, si Maru, Ma'am Therese Hellman, Ma'am Linor Juan, at Mami D. Hello po. Mga kaiksera, ang pag-uusapan natin dito medyo, ano, medyo, ilang part ba to? Siguro tatlo. Okay? Unang-una sa ating pag-uusapan, mga kaiksena, itong tanim bala, nagbabalik na ba? Easy. At ang susunod natin pag-uusapan, Yexel Sebastian, kinasuhan na daw di umano ng DOJ. Easy. At syempre, wag natin kalimutan yung issue about sa PCSO na isiniwalat ng idol nyong si Rapi Tulpo. At ipasok na rin natin dito yung usapin kay Pastor Kibuloy at sa Chocolate Hills. Gailen Low, Lowe, ano bang tawag dyan? Basa dyan. Basta Gailen, thank you so much. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Hoya! Yung mga ano, yung nagtanong na gustong bumili nito tapos hindi pa nakakabayad o hindi pa o nagdadalawang isip, last day nyo na ngayon, kung hindi nyo pa po mako-comply, eh kami lang ang meron nito. Tapos pag nagawa na to, dire kami yung order din. Bahala kayo dyan, hanggang ngayon na lang yan. Pag hindi kayo nag-message at nag-comply sa Facebook page, wala na, tapos na. Ibibigay ko na at magbabayad na ako, gagawin na to. Thank you so much. Sa mga hindi na bate, huwag po magtatampo at simulan na natin. Abutin po yun na tayo ng bagong taon yan. Okay? So without further ado, mga kaeksena, pag-usapan na natin to. Ito muna, si Excel, okay? Kung naaalala ninyo, mga kaeksena, pumutok itong issue na ito sa estasyon din ni Idol, ni Rapi Tulpo, direct tumabaka. Oh, kain ako ng kain eh. At dahil dyan, mga kaeksena, eh talaga nga naman pong sobrang trending nitong issue na to doon sa programa na Rapi Tulpo. At isa na rin doon ay nangako siya sa kanyang mga yung mga nagrereklamo na last year, tama ba? Last year, by November daw, may mangyayari na, iimbestigahan na daw. At lumipas na nga ang panibagong taon, wala pang nangyari. At ngayon mga kaeksena, di ba? Thank you mga family. At ngayon mga kaeksena, DOJ na po ang gumalaw. Kaya lang ang problema dito, sabi nga natin, doon sa programa nung senador, halos palagi, o hindi naman sabihin na natin, halos talaga. Doon sa programa niya, ay doon pa lang, nahuhusgahan ka na. Kahit sabihin natin, wala kang kasalanan o may kasalanan ka, nahuhusgahan ka na. At yan pa rin ang dinadala niya saan? Doon sa Senado. Kaya nga ho tayo nagtataka dahil dito sa usapin kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Hindi ho natin makita kahit man lang konting balahibo ni Tulpo para man lang umeksena doon. Ngayon siya mag-grandstanding doon sa kaso ni Pastor sa pagdinig kay doon ni Risa Ontiveros, wala tayong narinig. Bakit kaya, 'di ba? 'Yan ang napalaking tanong. Ngayon, so, isang sampal to sa kanila dahil DOJ na po yung gumawa ng hakbang. Samantalang po yung programa na sinasabing basta nakatulong, wala pong nagawa, nag-ano pa, nangako pa, by November daw, okay na daw yan. Oh. Ulitin ko, hindi ko po kinakampihan si Excel. Ang sa atin po, maging balanse sa pagtrato doon po sa sinasabi nilang sospek, inaakusahan. Dahil si Rapi Tulpo ay lantaran nga pong sinabing scammer na agad, scammer, eh hindi pa naman nagagawa ng due process. Kaya siguro natatakot yung kampo ni Kibuloy dahil sa mga ganung galawan. Diba? O eto, pakinggan na natin mga kaeksena. Pasok! Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ang sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento.
Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice para yan sa paglabag umano sa Syndicate in Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera, mga bagong biling sasakyan at buwan ng 5% kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata, pero di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po, after the contract nga po, ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisosole at maibabalik yung pera namin? Which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera. Parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Nagtago sa walang daw secondary permit sa Security and Exchange Commission. Kaya naman sila napilitang magtago. Alam naman natin yun. At yun ang inireklamo nga nitong naakusahan. Diba, Ramon Gardose? Hay ganda bago lipstick mo ha. Oo, murder na kayo ng lip tint ko. 5 shades to. Thank you so much, Ramon Gardose. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you Timothy at Ramon Gardose. Silent watcher muna, Ramadan. O nga pala, sa mga kababayan nating Muslima, happy, ano bang tawag doon, sa Ramadan ninyo. Yeah, basta ako po yan, nakikisimpatya sa inyo. So eto na nga, nire-reklamo mismo nung Yexel, nung panahon siya ay kinakatay, na i-content na po natin yan, pwede nyong hanapin sa ating channel, na kung saan talaga pong wala pa naman pong malinaw na pag-iimbestiga at na parang nabudol nga si Yexel, na interview lang na ano, biglang isinalang na agad sa programa at doon nakuyog na siya. At sinabihan pa nga ni Rapi Tulpo na ipapasugod niya na yung NBI, papasukin na daw ng konsino man niyang ahensya ng gobyerno. Natural, matatakot yung mga tao eh. Ang alam nila, sa programa ni Tulpo, magiging balanse o magiging patas ang magiging pagdinig nila doon. Eh hindi. Scammer ka na. Papupuntahan ko na sa inyo yung ganun dyan. Natakot sa seguridad ngayon yung Kaya napilitan silang umalis, pero hindi ko sila pinagtatanggol. Pero nang dahil doon sa ganung sistema ng programa ni Tulpo, ayan na nangyari, napunta ng ibang bansa. Pero one thing and good to know, kung nasampa ng kaso ng DOJ, para malaman, siyempre, kawawa naman yung mga nabiktima di umano. At para malaman din natin kung totoo nga bang kasalanan at sila ay dapat managot. Pero sa tingin ko naman, dapat talaga silang managot dahil kasama sila dyan. At sila yung sinasabi ngang nag-recruit. Kahit ano pang gawin nila, hindi sila ang leader, pero sila ang nag-recruit, damay sila dyan. At dapat silang managot. Yun nga lang, nakakalungkot, DOJ pa rin ang gumalaw. Akala ko pa naman yung Rapi Tulpo. Nye. Tuloy. Mission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. Oh, maliwanag ha. Ulitin ko, sa mga kapatid nating Muslim, Ramadan Karim sa inyong lahat po. At ano bang pwede ko sabihin? Pwede ko ba sabihin enjoy o ano ba? Basta yun na lang. Happy Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Yan. Oh, tuloy natin. Thank you po. At sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na kayo. Kung ayaw nyo mag-like, kayo din. Baka magsisi kayo. Hawak ko pamilya nyo. Easy. Sa mga hindi na mabati, wag muna kayo magtatampo. Saktan ko kayo dyan. So dahil dito, maliwanag na may na-commit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima.
sa dami ng complainant. Ah, walang due na yan. Walang due yung papel, oh. Ah, baka no wonder kaya hindi na inintindi kasi daming trabaho niyan, eh. Nino, wala akong sinabi. Bakit ba? Hinati ng NBI sa tatlong batch ang pagkasampa ng kaso. Kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Nabukod sa mga OFW at empleyado, ay meron ding mga politiko, celebrities at negosyante. Hahabulin daw siya at ang mga kasama kahit nasa ibang bansa. Ang amounts involved dito from the last time we had a competition, umaabot niya ata ng 50 billion pesos. We will be utilizing that process of the law para ma-aresto sila. Aabangan natin yan, agi yan. Pero mamaya, yung sinasabi mong baka may credit grab, medyo nalalapit. Meron ako ipapakita. Mamaya, abangan nyo lang. We will be also be filing a potential case of violation of the Anti-Money Laundering Act. Paalala ng NBI. One red flag is that if the return of investment o ang interest na ino-offer is talagang napakataas. In this case, 5-10%. Pag nakita na nila yan, ibig sabihin, umiwas na sila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Excel Sebastian. Pero sa mga post ni Excel Sebastian, sinabi nito na biktima lang din daw siya dahil nag-invest din lang siya tulad ng mga complainant. Hindi ka palusot dyan, Excel. Huwag ka nang mag-ano. Diba? Hindi dun sa pagsiwalat mo sa ginawa sa ni Tulpo, eh, lusot ka na, hindi yun. May sabit ka pa rin dyan. Kaya mga ka-eksena, palagi natin tatandaan yung mga ganong klaseng offer. Yung 5 piso mo, tatama ng 5,000. Kalokohan yan. Kaya wag nyo nang itry. Mahirap yan. Okay? Okay? Oh, too good to be true yan. Oh. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. 24 oras. At ngayon mga ka-eksena, punta naman natin muna ang issue patungkol saan. Dito sa Chocolate Hills, okay? Update po tayo mga ka-eksena sa Chocolate Hills. At meron akong ipapakita sa inyo. Ito na nga. Alam nyo, gusto ko sanang laging sabit yung pangalan dito ng senador. Sa totoo lang. Direk, mag-iingat ka. Paano mo nasabi? Pakinggan nyo muna to. Okay? Oh, pasok! Ipinasara na nga posible pang maharap sa patong-patong na kaso ang viral na resort sa Chocolate Hills. Lakasan natin, mahina. Nahihinaan ako. Oh, wait lang. Wait lang, wait lang. Abangan niyo yung main topic, kalma lang kayo diyan ha. Relax lang. Ganito sa channel ni Direk. Oh. Ipinasara na nga posible pang maharap sa patong-patong na kaso ang viral na resort sa Chocolate Hills. Oh. Meron pa raw na silip na panibagong paglabag. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Naka. Kahapon lang nang ipasara ang kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Pero hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng pamunuan ng resort. Posible raw na maharap ito sa patong-patong na kaso. Anong posible? Talagang dapat maharap sila talaga sa patong-patong na ano dyan. Anak naman ng kabuti, oh. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, bukod sa pag-ooperate walang environmental compliance certificate, may iba pang posibleng violations ang viral na resort. Ganayan ang... Kabilang dyan ang pag-discharge ng tubig nang walang discharge permit. Sa bagay. Tatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. And then under the INAIPAS law po, yun ang mabigat kasi... There are penalties for criminal liability. May mga penalty po siya and it's not small. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment. Alam niyo kung ano, alam niyo ang ganda nitong imbestigan imbestigan to sa Senado. Okay? Maganda to. Pero sana yung mga tamang tao yung mag-imbestiga dito. Ha? Bakit? Kasi syempre, sa patong-patong na kaso na yan at sa laki ng kanilang multang pwedeng kaharapin at kung halimbawang front lang yung totoo, yung may-ari na nakalagay dyan, pang front lang o dami lang pero meron talagang tao na siguro sabihin na natin may nakatago talagang kung sino totoong may-ari niyan, ay posibleng mapalabas yun pagka nagipit yung mga dami-dami na yan sa tingin nyo. Diba? Saiko Toto at Elio Sarpeng Caliro at sa lahat ng mga bagong pasok dyan ha.
sa tingin nyo? Oh, kasi pag nagipit na yan, tuturo na yan, di ba? Oh, sige, magsasalita na kami kung sino talaga yung mga umano sa amin dito, nagpalusot kung bakit kami nakaganito. Oh, yun ang maganda. Di ba? Magkakaturoan yan. We're putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Oh. Nang tanungin ng DENR kung may posibilidad na magbukas muli ang resort. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, no? Because apart from not having an ECC, there are other possible violations. Galit na naman sigurado si Marlica niyan. Gagawa na naman ang kwento si Marlica, sigurado. Oh. Iniimbestigahan naman ng Bohol Provincial Government ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan matapos nilang bigyan ng business permit ang resort kahit wala itong EC. Hoy Mercedes Dress, wag ka namang ano, wag ka namang tawag dito. Spoiler ke. EC. Ayan tuloy. So ito na mga kaeksena, ni-spoil na kagad ni Mercedes Dress, may papakita pa nga ako eh. So mga kaeksena, nakita naman po natin na may pagkilos ngayon, no? Although, kitang-kita na po na merong mali dito at may mga official talaga rito na involved, lalo-lalo na sa mga LGU dyan. Paano nangyari yan? Okay? At para sa akin, okay po yung nangyayaring mga ginagawang pag-iimbestiga at lumalabas sa mga balita. Walang problema. Maganda po yung paggulong ng issue na ito. Kaya lang merong ganito, alin. Dito talaga natin mapapatunayan, pagkatapos dun sa isang isyung trending, lilipat na naman sa isang isyung trending. Gagaya ng alin. O eto. Sino ba yan? Alisin muna natin to, wait lang. Ba't may naka-ano dun? May naka-message dun? Wait lang, alisin ko lang. Ba't may naka-message dito? O, usapang bitterness, kabatas, or tulponatics. May nag-send ng link. Nag-send si DJ Byron, yun ang lumabas. Wait lang, alisin ko lang ha. Iko-close ko lang yung message si DJ Byron. Ito talaga, hindi ko napansin. Oh. Oh, yan na. Oh, ito na, pakinggan nyo lang. Ito na, ang ganda pa naman. Oh. What the fuck? Narinig. Oh, basahin nyo to, maliwanag oh. Oh, nakita ko lang. Anong sabi? March 14, 2024, iniimbestiga na ni Senator Idol Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in Action ang pagbibigay ng chenilin. 'Di ba? Ano? Easy. Okay naman na. 'Di ba? Bakit? Trending kasi, no? Halatang for the beast tong mga to talaga, oh. Ano na nangyari dun sa PCSO nyo? Aantayin pa ba natin ang kailan yun? Oh, di ba? Ayan na siya, oh. What the fuck? Oh. Di ba? Nakita nyo naman. Oh. Iniimbestiga na daw nila sa programa niya. Ano yun? Tinag-ulit sa inyo. Di ba? Ito nga eh, no? Okay pa, papayag pa ako. Sige, dalin nyo na sa Senado. Ang maganda kasi pag-usapan yan at talagang yan yung dapat pag-usapan. Kagaya, syempre, protected area natin yan at yan ay isa sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas. Ba? Diba? Tapos, magugulat ka, may gagawing sarili investigasyon to. Trending kasi. Diba? Sayang ang views niyan eh. Oh, huwag kayong ano direk, huwag kayong nangyayalam. Trending yan eh. Oh, malaki kita niyan pagka nakarami ng views yan eh. Easy. Oh, ba't alam mo direk? Eh, ganun naman talaga kumikita yung mga vloggers kami. Pag maraming views, maraming likes. Hindi, yung likes, pamparami kasi yun ng subscriber na pwedeng possible na manood at mag-watch, diba? Kaya kasama din sa hinihingi namin ng likes nyo. Diba? Easy. Ewan ko lang ah. Oh, syempre. At ito pa nakakatawa. Doon sa kanyang programa, yung video niya about sa pag-iimbestiga nila,
Nangangatog daw ang DNR kay Idol nung tinawagan nila yung ano. Sobra talaga naman. Wala kang pinapalusot. Talong ka ng talon. O, tapusin mo muna yung PCSO. Tsaka ka tumalon. Kaya na yun ang mga nag-iimbestiga naman. Naman. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? Emil Bautista, KJ ka direct, dami kayang nauto dyan sa mga subscriber niya. Yun na nga, tapos makikita mo sa mga comment, ang galing-galing mo talaga, Idol, ang galing-galing mo talaga. Hindi kasi nanonood ng balita, eh manood kayo ng balita, oh. Sus Mariosep naman, oh. Sa TikTok yun, laglaganap, oh. So, napakahaba po niyan. Ayan o, dinitali niya pa talaga. Pero, saan galing yung balita? Ayan o. Ayan. What the fuck? Saan o galing yung mga balita na yan? Saan nila nakuha, di ba? Sa mga unang pagputok pa lang, research ng mga iba. Oh, malangan na mga, ay nako. Ngayon, tanggalin na natin. Balikan na natin yung ating topic. Okay. Oh, sabi ko sa inyo eh. See, pero giit nila, may kapabayaan din ang DNR. We will ask the... Yan na, turuturoan na kayo. Oh, turuturoan na, no? Oh. The legal team, no? Kung ano ang dapat gawin. It's okay lang, Jeanette, no worries, di ba? Thank you. Dito, we will correct what is... Anong cause of this mess. I was... So embarrassed na nag-operate pala sila na walang ECC. So mayroong negligence yung DNR dito. Turuan na kayo. Maganda yan, magkabagsakan kayo. Malaman namin kung sino mga gumagawa ng anomalya dyan. Laglagin nyo na lahat yan. Oh. Napabayaan. The damage that has been done. Hindi naman daw nagkulang ang Bohol Provincial Government dito. Hiniling na raw nila noon sa DNR na ayusin ang guidelines sa pagtatayo ng struktura sa protected area tulad ng Chocolate Hills. Pero hindi raw sumagot dito ang DNR. Sabi ni Julius Hora, hindi lahat ng trending sinasawsawan niya. Yung kay Kibuloy, hindi niya sinawsawan. Yun ang malaking tanong doon. Diba? Hindi kayo napapaisip, no? Halos lahat, pag trending talaga, makikita mo yan, nagmamadali pa yan. Pero pag kay Kibuloy, oh, wala kang makita, kahit ano man lang hangin, wala eh. Oh. Enforcement talaga, hindi sa amin. So it's the role of the DNR to enforce. Ang sa amin lang is to complement. Naging komplikado palalo ang issue dahil malaking bahagi ng lupa roon ay pribadong lote bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi raw agad-agad mapapademolish ang Captain's Peak and Garden Resort. Pagdating po sa demolition, sabi ni Agian, posible yan. Tapos sasabihin, nakasuhan na po ang gantong-gantong vlogger. Magkikredit grab na naman eh, no? O, tuloy natin. Kailangan pag-aralan. Kasi hindi po illegal occupation to. Private property po ito. Oh. At pagmemeari nila yung structures na nilagay nila. Mm. Sa ngayon, nasa watchlist na rin ng Bohol ang dalawa pang resort na nasa protected area ng Chocolate Hills. Ito ang Budagda sa bayan ng Carmen na may mahabang hagdang nakatayo sa gilid mismo ng burol. Ang isa naman ay ang Sagbayan Peak na pinagawa ng simentadong kalsada papunta sa burol. Wow, Bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol ng malinaw na ordinansa para siguruhin mapapangalagaan ang Chocolate Hills. Di, ba't ngayon pa? Dapat dati nyo nang ginawa yan eh. Diba, Christian TV Vlog? Sabi ni Gia Mirasol, so direct, if meron namang magawa si BP Sara na magugustuhan mo, backup ka ulit sa kanya, hindi na. Oh, grabe ka naman direct kay BP Sara. Bakit naman? Explain ko sa inyo. Wait lang. Sige. Total na tanong mo eh. Ah, kasi nga alam nyo, matras na ako.
Kasi malaki yung ano yun eh, malaki yung issue yun na hindi naiintindihan ng ibang vlogger, lalo na po yung mga anti-government na yan, sila Banat Bay, sila Maharlika at kung sino-sino pa. Bakit direct? Isipin nyo to, Paul Morales, wait lang ah, utang muna. Isipin nyo to mga kaiksena, isa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, Vice President, okay? At ang nagiging dahilan ng kampo nung side ni Kibuloy, sila ay nahuhusgahan daw, di umano, di ba? At marami sila at lumantad sila, nakapanalig nila sa Senado, gaya ni Bongo, Bato, at Robin. At meron dyan hindi nagpaparamdam pero kapanalig nila o inaayunan si Kibuloy. Saang sa atin kasi dito, kailangan unahin nitong mga lintik na mga senador na to at itong vice president natin, yung alin, taong bayan. Eh kasi ang ginagawa niya, ang parang gusto niyang palabasin dito eh, sinusuportahan niya pa si Kibuloy. Diba? Ando na tayo, kaibigan niyo, may utang na loob kayo. So what? Politiko kayo eh, hindi naman kayo personal lang na mamayang Pilipino o simpleng mamayan na wala kayong panggap sa buhay. Meron kayong posisyon, di ba? Unang-una yan, lintik na Robin Padilla na yan. Ang kapal ng mukha eh. Talagang pangangalanda ka pang may utang na loob siya. Sa amin ka may utang na loob. Wala ka dyan sa pwesto mo kung wala sa amin. Tandaan mo yan. Inuna mo pa yon. Eh pwede mo namang gamitin yung iyong pagiging senador para maipanatag ang kalooban ni Pastor Kibuloy na, Pastor, huwag ka mag-alala. Nandito naman kami, magiging patas ang laban sa'yo dito. Magpunta ka na sa Senado, magpa-imbestiga ka na. Eh, anong ginawa nila? Hindi ba sampal kay Robin Padilla yon na yung usapin patungkol sa kay Kibuloy sa Senado, eh binaliwala niya? Sige nga, isipin yung mabuti. Tapos ngayon, Vice President nagsalita na sumusuporta siya kay Kibuloy. Hindi ganun ang dapat na pagsuporta. Dapat isa sa magsabi bilang Vice President na magbigay siya ng statement, Pastor Kibuloy, wag ho kayo matakot, maniwala kayo sa justice system natin bilang Vice President. Ako po, itinataya ko ang aking kredibilidad para po maayos natin at malaman ang katotohanan. E anong ginawa? Nandun pa sa rally, tas nandun pa kung ano yung sinabi. Ngayon, sabihin nyo sa akin, tama ba yun o hindi? Timbangin nyo na lang. Napakasimple lang. Ano ang mas mahalaga? Taong bayan o utang na loob? What the fuck? Tapos gusto nyo, hindi ako madismaya? Pinagtatanggol ko nga hanggat maaari, ini-explain ko sa abot na makakaya ko naman nakakalipas ng mga ano. Hindi nyo ba napansin? Kahit sa dami ng mga issue lumabas sa kanya, nagbigay ba ako ng pagbanat? Hindi, kasi wala pa naman akong nakikitang ebidensya eh. Yung mga sinasabi nilang mga korupsyon, pagpatay, at yung kabit-kabit, wala naman ako ebidensya nun, kaya hindi ako naniniwala. Eh dito kasi kitang-kita nyo na eh. Magbubulag-bulagan kayo doon? Diba, Johnny Cam Lately? Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sige, kayo na. Uulit-ulitin ko, wala namang problema. Tama lang pong tumanaw ng utang na loob. Tama lang pong ibigay mo kung ano man po yung, hindi naman sa tapatan mo, no? Kung ano yung abot na makakaya mo, di ba? Huwag ka makakalimot sa mga tao, di ba? Kung meron ka mga utang na loob, tanawin mo yan habang buhay. Yun nga lang, kung hindi ka politiko. Kung politiko ka, ano ibig sabihin nun? Eh di corruption yun. Eh di ano yun? Diba? May nangyayaring hindi maganda. Unahin nyo yung bayan bago yung utang na loob, mga ingot. Type action, next tayo. Ayan ha, okay na ha. Mag-a-unsub kayo, mag-a-unsub na kayo. Once again.
At dahil dyan, ituloy na natin kay Kibuloy. Oh, anong tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. Okay, malinaw tayo dyan ha. Ngayon mga kaeksena, ito pong kampo ni Kibuloy ay tumugon na daw, di umano, doon sa show cause order. Kasi nga, ngayong week, ngayong darating na, sa Lunes na, ay posible daw, di umano, arestuin. Pero ang tanong, sabi nga ni Banat Bay, magpapahuli daw ba? Tignan niyo yung animal na yon, mga salitaan, di ba? Tignan niyo yung mga vlogger ni Kibuloy. Sabi niya, magpapahuli ba? At take note, hindi ako nagkamali. Yung mga vlogger ni Kibuloy nagrereklamo doon sa pwedeng pagkulungan. At sinabi pa nila, tinatakot lang daw si Kibuloy. Ha? Kailan pa natakot ang son of God? What the fuck? Eh, si Kibuloy nga may hawak ng vibrator eh. Pipindutin niya lang daw yun, lilindol na. Easy. Sabi niya yun eh. Bakit hindi? Sabi niya, sige kayo, huwag niyong gagalitin ang anak, pipindutin ko tong vibrator. What the fuck? Hindi kayo naniniwala. Baka hindi kayo naniniwala doon sa sinasabi kong vibrator eh. Pindutin daw na yung vibrator. Wait lang, napin natin yung vibrator na yan. Asan ba yung ano na yan? Ba't nawawala? Wait lang. Nawala na nga. Oho, naku, asan na yun? Nawala. Lintik na vibrator na yun, nawala pa. Asan na yun? Easy. Hinahanap ko, asan ka na? Langit. Hindi. Pindutin. Hindi rin yan. Nawawala tuloy. May nagnakaw. Charot. Hindi ito yan. Ba't nawala? Wait lang. Halika na, mag-like na tayo mga kaeksena. Habang hinahanap ko yung vibrator. Nawala tuloy. Ito na nga, Anong sabi niya? Kaya, kung ninyong galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Hawak niya yung vibrator ng sanlibutan. Isa pa. Kaya, kung ninyong galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Bakit niya pipindutin yung vibrator ng sanlibutan? Ano bang meron sa kanya? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Maliwanag yun ha. Naniniwala sila ba Banat Bay dyan eh? Ngayon mga kaeksena, pakinggan na natin to. Ito na. Asan na yun? Action! Tumugo na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa inihain sa kanyang show cause order ng Senado. Kasunod dyan, nang hindi niya pagsipod sa mga pagdinig kaugnay sa umuloy, pang-abuso niya sa ilang miyembro ng kanyang religious group. Git ng kampo ni Kibuloy, wala nang saisayang pagdalo ng pastor. Kaya nga diba, isipin niyo pastor ha, pastor pa yan makakaisip na ang gawin niyang tawag dito, pagkuunan ng kanyang sasabihin, vibrator. Easy. Diba? Yung mga hindi pa nagla-like dyan, sasaktan ko kayo, hawak ko pamilya mo. Charot, tuloy natin. Charot sa lahat. Para sa mga pagdinig dahil tila hinatulan na umano siyang guilty sa krimen. Iintayin daw ng kampo ang magiging tugon ng Senado bago gumawa ng susunod na hakbang. Si Senador Riza Ontiveros, hihilingin na raw kay Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Nakaw, samantala, warrant of arrest. Sa kaso naman ng umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI, epektibo na simula sa Lunes ang contempt order ng Kamara laban kay Kibuloy na hindi rin sumipot sa pag-iimbestigan nila sa issue. Paso na raw kasi ang tatlong araw na palugit ng hiniling ni Attorney Ferdinand Topacio para makausap ang pastor. Sabi naman ni Topacio, nakikipag-ugnayan na siya sa komite ng Kamara. Kaugnay ng pangakong iuulat ang resulta ng pakikipag-usap niya sa pastor. Alam nyo, Johnny come lately, thank you. Wait lang. Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Alam nyo, nakakatawa pa dito. Ano, mga kaeksena?
Kailan lang, kakagabi, di ba, may live tayo. Si Robin Padilla nakikiusap. Bigyan pa daw ng isang chance kasi napag-iinitan daw si Kibuloy. Di ba? Yun ang sabi ni Robin, ang daming sinasabi. Eh, hindi pala, natapos ba natin yun? O, ituloy natin mamaya. Tutuloy pala natin yun, no? Buti na alala ko yung karagdagang sinasabi ni Robin Padilla. So, doon pa lang mga kaeksena, kung sa tingin nyo pala, ito si Robin Padilla, close sila dyan ha, at pinagtatanggol niya. Ngayon, sabi dito sa balita, ay ang lagi nilang dahilan, nahusgahan na daw, hindi daw patas. Pero si Robin Padilla ay humihingi pa ng isa pang pagkakataon para daw marinig yung kanilang side, yung side daw ni Kibuloy. At napakalinaw naman, ngayon pa kayo hihingi, tapos na yung inyong pagkakataon. Kumbaga, yung chance na meron dapat kayong para makapagpaliwanag at ipagtanggol at suriin yung mga testigo at mga kanilang statement ay hindi nyo ginawa. Inuna nyo yung alin? Pambabastos sa Estado, sa Senado, at sa mga senador. Tapos, hihingi pa kayo ng isang chance. Ano kayo, tungaw? Kawawa naman si Atty. Topacio. I-play na natin. Oh. Ah, tapos na pala. Ngayon, mga kaeksena, iduduktong natin dyan yung alin. Oh, type action muna. Hi, Nospi, at sa lahat ng mga kabugeras natin dyan. Oh. Wait lang, ha. Sana ba yun? Wait lang. Ang hirap kasi ang dami pinipindot, Alright. Ngayon, tuloy natin. Malapit naman ang matapos to bago natin puntahan si Rapi Tulpo. Kasi exciting yung kay Rapi Tulpo eh. Mamaya about sa PCSO. Main event natin yun. Okay? Wait lang, asa na ba yan? Lagyan lang natin at lakasan natin ang volume para rinig na rinig ninyo ang sasabihin ni Robin Padilla. Okay? Po-forward na natin ha. Dito na yung bande. Ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun ayan. Po, ano? Iba po. Ano? Wait lang. Are you not bothered? Kasi pa... Oh, hindi pa naglalag dyan, mag-like kayo ha. Haya, Tita Helen Mancao, Paeng AI, Guzman, at Jessica Pauline Casi, Mercy, Lisa Manalo, at sa mga bagong pasok, mamaya na ulit. Nabayaran ko na yung utang ko kay Johnny Cam lately. Oh. Nababash ka rin sa social media. Dinidepensa niyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso. Hindi ko po siya... Oh, wait lang, ang tanong... Senator Robin, ano po masasabi niyo? Nababash po kayo sa social media kasi kinakampihan niyo daw si Kibuloy. Ano pong masasabi niyo rito? O, eto sagot niya. Leonardo Rondilla. Maraming salamat po. Kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Oh, ito ang sagot niya sa tanong. Kinakampihan niyo daw po si Pastor Kibuloy. Ano pong masasabi niyo diyan? Ito isang tao na inireklamo ng pang-aabuso Hindi ko po siya, apo, hindi lilinawin ko po. Oh. Iba po yung depensa. Trabaho po 'yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis. Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. What the fuck? Naniniwala ba kayo sinasabi ni Robin Padilla dyan? Oh. Hindi naman namin sinabing abogado ka niya para magdepensa. Pero sa ginagawa mo, pinapakita mo, obviously na dinidepensahan at pinoprotektahan mo si Kibuloy. Diba? Ano demokrasya? Ang tawag dyan, demokrasya. Anak ng putakti namang kalabaw, oo. Ano, tingnan nyo na lang, no? Ito na nga, isa sa dahilan kaya ayaw ko kay Sare. Lalo na to. Isipin nyo mabuti, ha?
Senador ka nga kasi, hindi mo ba naiintindihan? Ang sarap naman isuksok sa utak nito yung sinasabing, senador ka, kung gusto mong magkaroon ng demokrasya ka, tanggalin mo yung sarili mo sa Senado, mag-resign ka na. Saka mo sabihin yung sinasabi mo, demokrasya. Christina T. Vlog, maraming salamat po. Diba? Anak ng kubeta, oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Anong sabi? Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Ay, ako na. Ano, tuloy pa ba natin to? Dapat yata hindi na natin tinuloy to. Yung kagabi na biniti natin, di ba? Tuloy ko pa? Wow, grabe. Super talaga. Di ba? Anong sabi ng Vice President dun sa interview niya dun sa SMNI? Kailangan daw makamit yung hustisya, ganyan-ganyan, kung ano-ano pa. Hindi niya daw kinakampihan. Nandun lang daw siya para pagsuporta kay Kibuloy. Pag sinabi mong suporta, di ba? Hindi nalalayo na pagkampi yun. Ano ba naman ang buhay ito? Nilalayo pa eh. Diyos ko naman. Di ba kung hindi mo sinasang-ayunan, hindi mo kinakampihan, o hindi mo sinusuportahan, walag ka dyan. O eh, nandiyan ka eh. Dahil nandiyan ka, sumusuporta ka, gusto mo yung ginagawa. Di ba? Ano ba naman buhay ito? Oh. Para sa akin, itong... O, para na naman sa'yo. Eh, senador ka nga, para ka sa taong bayan, hindi para lang sa'yo. May mga biktima di umano, ang tangat na ko. Kung itong taong ito, eh, oh. May karapatan siya ng due process. Yun lang naman ang... Ay, ako na. Sorry, Beng. Robin, resign. Hashtag nyo. Mag-hashtag kayo dyan. O, dali. 1, 2, 3. Hashtag Robin resign. Dali, pakita nga natin yan para pag may nag-search sa internet, sa Facebook, sa YouTube ng hashtag resign, lalabas yung mga pangalan nyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. O, oh, pindutin nyo. Type nyo. Hashtag resign, Robin Padilla. Yan, ganyan. Oh. Di ba? Diyos ko naman. Nakakaloka naman talaga, oh. Oh. Ano daw? Wag mo namang katukin yung camera mo. Nakaka-bad trip kasi. Tapos, yung mga vlogger ni Kibuloy na kinakampihan si Robin, ang sarap lang tawanan kasi alam nilang mali naman yung sinasabi ng tao, todo pa rin sila baloktot ng kanilang sasabihin para magmukhang magaling at ano, okay yung ginagawa nila. Anak ng kubeta naman buhay ito. Oh. Kailangan siyang dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan ng daanan din. Sa'yo na nang galing. Di ba, Tita Hilda? How are you? Sa'yo na nang galing. Kailangan daanan ng lahat. Yung pinagdaanan na ni Kibuloy. Ulitin ko, ha. Tingnan nyo dito palang. Bistado mo na siya, eh. Oh. Ito pong ginagawa ko. Oh. Ito ay demokrasya. Oh. Kailangan natin daanan ito. Oh. Para sa akin, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Puta. Hello po sa Robert Ramos. Magandang morning, Robin P. Aika. Wait lang po yung kalma ko, ah. Ito na lang. Sa'yo na nang galing, kailangan pagdaanan ni Kibuloy lahat ng pinagdaanan ng iba. Eh bakit hindi siya nagpakita at sumipot kagaya ng pinagdaanan ng iba na umaten sa Senado para matanong? Engot! What the fuck? Kakainis naman! Ikaw na nagsabi, oh! Ano ba yan?
Ang kainis naman, dire kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tama ba ako? Tama ba ako? Mas tamang tama ako, Sherry. Yes po, idol. Tama po kayo. Wala na po mas tatama po sa inyo. Tama po, idol. Sinabi niya, oh. Ang tanong, bakit hindi ginawa ng best friend mo, Robin Padilla, na pagdaanan, yung pinagdaanan ng mga dumaan dyan sa pagdinig sa Senado? Tapos sasabihin mo, dapat pagdaanan niya lahat? Ano yan? What the fuck? Diba? Nakakaloka. Oh, my God naman buhay ito. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Eh, sayang naman ng binaba. Sayang naman ang alin, bigote mo. The Charm Ones. Thank you so much. Robin Padilla resign. Bobong puta. Sabi niya. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ah, sakit sa ulo ni Robin. Talaga naman. Pinagpala si Robin Padilla talaga, oh. Ayan sa atin ng taong bayan, eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Ah! What the fuck? What the fuck? Malala ka na, Robin, malala ka na. Ikaw na nga may sabi, kaibigan mo, pinapahiram ka nga ng ano, diba? Ng ano ba, helicopter? Binigyan ka ng airtime sa programa niya, ang laki ng utang na loob mo, kaya ganyan ka, diba? Tapos sasabihin mo, demokrasya? Para saan? Ng taong bayan, eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Puro demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Ewan ko. Sir, you mentioned pinag-iingitan. Okay. Before this thing happened, meron ba siyang pasa sa space? What can you say about that? Eh, syempre po, ano, alam naman... Opo, eh hindi naman ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado. Oh, yun naman pala, hindi ka pala abogado eh. Hindi mo pala alam eh. Hayaan mo na magkaroon ng pagdinig diyan. May abogado naman si Kibuloy. Hindi nyo kasi pinayagan. Oh, nako po. Ni Pastor. Oh. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita una bilang isang senador. Oh, pangalawa, ang lakas ng loob para sabihin ako huy nagsasalita bilang isang senador sa pinapakita mo para kang hindi senador. Itong taong ito, kasama ko ito laban sa mga komunista. Ayun na naman tayo sa komunista na naman. Dinaan na naman tayo sa komunista na naman. Oh. Kung oh, kahit naman sino. Oh. Sa palagay ko. Ang alin? Nakilala mo yung tao. Teka. Oh. Kilala ko 'to eh. Oh. Kasama ko 'to. Oh, na tapos nakipaglaban sa komunista, sa mga alam naman natin, oh, hindi naman kami nagsisinungaling. Open naman yung mga ginawa namin. Oh. Papapanood naman ninyo. Oh. Makikita din niyo yan sa SMNI. Magkasama talaga kami. Oh. Ngayon sa pagkakataong ito, oh, nawala na si PRRD na lumaban, oh, din sa armed struggle. Oh. Itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi, oh, man lang ako magsasalita. Eh, senador din naman ako. Dito pa lang, sablay ka na talaga eh. Sa paggamit mo at pagbanggit mo ng salitang senador, hindi mo alam kung paano gamitin ang pagiging isang senador. What the fuck? M. Bailey, thank you so much. Sinumpong na migraine niya. Nako po, sorry. Pasensya na. Ito na, gamot sa sakit ng ulo. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma.
Ang layo talaga. Alam mo, lumalabas talaga kasi dito na super bias ka. Diba? Ginagamit mo pa yung pagka-senador mo para ikubli, ipagtakpan, 'di ba? At mag-alin. Doon pa lang sa ginawa mong pag-object na hindi siya ma-contempt, eh. Isa nang dahilan 'yon sa pag-delay. 'Di ba? Oh. Kasalanan mo rin, eh. At nandun din naman ako sa loob ng ng committee na 'yon. Oh. Ang kapal nga na mukha mo, nandun ka sa committee na 'yon, wala kang ginagawa, eh. Ginawa mo, kumontra ka pa. 'Di ba, Beron C? Imbis na sa iyo manggaling yung hustisya na sinasabi mo para lahat maging patas o maging fair, 'di ba? Anong ginawa? Oh, dahil ayaw niyo nga kasi kaya hindi umaten si pastor. Akala niyo siguro kasi walang magsasalita, walang mag-iingay patungkol sa gagawin yung hindi pagdalo-pagdalo. Ginaya niyo pa si Tebes, 'di ba, Beron C? Oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Taloy. Dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito yun ang sinasabi ko, nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, ito sa issue. Ang tawag dyan, demokrasya. Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng saligang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na sasabihin mo na kailangan mong pumunta doon sa battlefront ngayon. Limbawa, katulad ngayon, o tara, punta tayo ng sabihin natin, nagkakagulong ngayon sa koridor. O tara ngayon, sa koridor, punta tayo doon. Hindi po ganun. Kung nasan tayo, katulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman, sabihin natin, gera man yan o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national at sasabihin natin sa national, kaya tulungan nyo naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kaming intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito, reserve force kami rito, kaya namin to. Ganun lang po ba? Kailangan kasi tulungan tayo sa... Sir, sabi... Ano daw? What the fuck? What the fuck? Beryl's wondering, thank you din ha. Wait lang ha. Wala talaga alam tong si Binoy. Walang due process sa ilang beses na inimbita. Nakakasuko na itsura ni Robin. Hindi per venue ang Senate to determine the guilt of a person. Dapat sa korte yan. Anong batas ginagawa ni Rizzo Ontiveros? Nako po, ayan, nagsalita na po kayo, Ma'am Gia Mirasol. Parang hindi nyo po yata alam yung mga nakaganapan. Ano po? Explain ko po. Diba? Hindi nyo rin po ba naiintindihan na meron hong karapatan at nasa ating konstitusyon na may kapangyarihan no ang Senado na gumawa po ng pag-imbestiga in aid of legislation. At meron pong napapaloob na dapat imbestigahan dito sa kaso ni Kibuloy. Naintindihan nyo po. Alam natin at hindi ako dumidisagree sa sinabi nyo na dapat sa korte. And this is the thing, pating. Ma'am, yung nag-comment, makinig po kayo. Kung kayo po ang senador, kunyari lang po, at kayo po ay ang komite na nandiyan. Ngayon, kailangan nyo pong magkaroon ng pagdinig dyan. Pero kayo po ay may karapatan para gawin yon. Tapos, ang mga senador po ay may kapangyarihan na magsagawa ng pagdinig. Tapos po, yung isa niyong kasamahan, binabaliwala po at parang pinapakita na wala pong kwenta ang Senado o Estado para magsagawa ng sinasabi niyo dahil po dapat sa korte na lang. So, tanggalin na lang po natin ang Senado. Tanggalin na lang din po natin ang mga senador.
Yun po dapat muna ang gawin natin. Eh, nandyan po sila eh. Nasa Constitution po yan. So be it. Wala ho tayong magagawa. Talagang nandyan po at yan ang pwede nilang gawin dahil eh, may kapangyarihan sila sa sinasabi nating in aid of legislation at pag-iimbestiga. Naintindihan nyo po ba? Oh. What the fuck? What the fuck? Oh, ano daw? BP si Sarah is a lawyer. Pareho ng ibang lawyers. Dapat i-uphold ang due process. Hindi ko na po iulitin, mama. Ang punto po kasi dito, para pong tinatanggalan po ng karapatan ni Robin Padilla sa ginagawa niya ang kapangyarihan nilang mga senador. So, ganito po. Sa Constitution, pwede kayong mag-imbestiga kapangyarihan ng ganyan. Dahil pipilit nyo due process, tatanggalin nyo po yun. Okay lang. Para pong gagawin natin. You see. Oh. 'Di ba? Ma'am, matatagalan po ako pagka nag-explain pa ako sa inyo. Tuloy natin. Oh. Yung punto ko sir is ano? Ganito oh. Yung may problema ka man sa security. Paano ni Pastor? Okay, akala ko ROTC boss. Sorry. Oh, iba pala yung intindi niya. Kaya pala siya sumagot ng kami dito, bahala na si Depensa, kayo na dyan, kayo na namin. Yung pala, iba pala yung iniisip niyang tanong. Akala ko ROTC, iba pala. Matuloy natin. Pag lumabas siya. Wait lang, sabi ni Fiona Joey, pwede mag-imbestiga pero di pwede maghusga. Correct ka dyan, tama yan. Balik ka natin si ma'am, yung nag-comment kanina dyan. Sabi ko na ho nung mga nakaraang live natin, wala hong naghusga kay Pastor kung hindi ang alin? Ang Amerika. Lumabas na nga po, wanted siya eh. Diba? So doon pa lang po, meron na siyang judgment sa Amerika. Lumabas po sa Pilipinas, bago pa yung makaupo si PBBM, meron na lumabas na ganyang issue ni Kibuloy. Ngayon ang tao, alam na ho yan. Ngayon, nung naglabasa na yung mga sinasabing mga testigo, testimonya. Kaya nga po nagpapatawag para mapasinungalingan o mapatotohanan ng mga testigo yung lumabas na yon. Naintindihan nyo? Ngayon, may isa, dalawa, tatlo at ang habang palugit na binigay kay Kibuloy kung bakit hindi siya pumupunta. Ngayon, tatanungin kayo. Napaka-basic lang. Kapag ang tao ay tawag dito, 'di ba? Ang madalas sabihin, kung wala kang kasalanan, dapat pumunta ka, magpakita ka. 'Di ba? Harapin mo kung wala ka talagang kasalanan. 'Yon ang pinaka-basic na papasok sa isip ng tao. Thank you Sweet Escape, ha? 'Di ba? 'Yon ang basic na papasok. Kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo 'yan para lahat matapos na 'yan. Eh anong ginagawa ni Pastor? O ngayon, ano magiging backfire noon? O kaya siguro hindi nagpapakita yan, kaya ayaw lumantad, ayaw sumagot, kasi guilty. Siya mismo ang humusga at nagpahusga sa sarili niya. Kaya siya nagkaganyan at humantong sa ganyan. Nagets nyo po? Nagets nyo po ba? Oh, yung may utang, wait lang ako sa utang ko ha. Pakisabi naman po kung naiintindihan nyo, example ko, simpleng example lang. Oh, sino po ang humusga ngayon sa sarili niya? Sino ang naghusga kung bakit ngayon ganyan siya? Taong bayan ba? Oh. Oh. Makuha nyo? Oh, sagot! Dali! Oh. Salamat, Explore Lab at Sweet Sen Centeno at dun sa isa pa. Sino yun? Si Burley's Wondering. Thank you sa inyong tatlo. Kalma lang ako. Okay? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pinapanood ako ng baby ko habang sumasayaw sa harapan ko. Sabi niyo. Hindi mo manghirap bang intindihin nun? Di ba? Oh. Kami ba ang humatol? Tayo ba ang humatol?
Tapos sasabihin pa ni Kibuloy, pinagyayabang niya sa kanyang mga speech, handang-handa na kami. Haharapin namin yan kahit saan tayo magdating dahil wala kang kasalanan. Di ba? Pero hindi makapunta sa Amerika. Di ba? Hindi makapunta ng Amerika pero ready na daw sila sa lahat ng ganyan. Oh, ba't di nyo masagot nyo sa Amerika? Di kayo makapunta dun. Di ba? Oh, tuloy natin. Mamaya, nako, abangan nyo yung PCSO natin dito at kay Rabbit Tulbo. Wait nyo lang. Oh, balikan na. Tuloy na natin si Robin. Pwedeng mangyari. Apo, apo. Given naman yun. Pero, sabihin is, wala kayong tiwala sa security forces natin na pantayan siya. To make sure na, halimbawa. Abay, ba't para may umuutot dyan? Naihigop ng mic. Bastos. Oh. Halimbawa, mayang na pumunta sa Davao to the Senate, protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi. Na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang protection. O, kita mo na, Robin Padilla. Eh, sa'yo na naman ang galing yan. Diyan pa lang, may problema na tayo. Dapat, yung sinasabi ng pastor mo na may banta ang kanyang buhay, dapat meron siyang maipakita na ebidensya na totoo ngang may banta. Kahit man lang sana messages, kahit man lang sana email, kahit man lang sana mga tawag, pero wala. Ganun kayo kagalibol para paniwalaan nyo kasi bakit may utang na loob kayo. Siguro kung walang utang na loob to, isa to sa mga nagsasabing humarap po kayo dito sa Senado. Okay, sasabihin pa niyan, huwag mo kung ganyan-ganyan, uupakan kita. Eto sa tingin ko lang naman kung walang utang na loob yan, tapos ibang tao yan, maliit na tao, kagaya nung kapitan, yung kapitan dun sa kaso ni Nanay LB, yung issue, di ba? Anong sabi niya dun sa ano? Sa kapitan, pag buo kong gaganyan-ganyan, sabi ko sa'yo, uupakan kita yan, sa totoo lang. Easy. Oh, di, napaka ano nila, no? Halatang halata. Halatang halata kayo. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin ay gagarantee ko yun. Oh, na, kita mo na, yang ka talaga. Senador ka nga, di ba? Oh, bakit si Bato? Eto, isipin mo ha, si Bato pag magpapaamin ng mga resource person dyan, anong laging sinasabi? Oh, may bet sa boy mo, akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo, sagot kita. Sagot kita, hindi ka maano. Sige, bibigay ito protection. Tapos ikaw hindi mo kaya? What the fuck? Yun po, ang dami nilang tropa dyan na senador. Hindi nila kayang sabihin kay Kibuloy, huwag ka mag-alala, sagot ka namin. Siguridad mo, kaming bahala sa'yo, re-request ka namin ng ano, bilang kaibigan mo, bilang mga kadikit mo, mas maganda, magpaliwanag ka, umaten kayo doon, pastor, kaming bahala po sa inyo, nakabackup kami sa inyo para malaman natin at malinis mo yung pangalan mo. May ganun ba kayo? Wala, kasi nga dahil may utang na loob kayo. What the fuck? Yun yun eh. Yun yun, ang basic-basic lang, liliko-liko nyo pa. Ay nako, huwag nyong gagawin ng ganyan ng mga tao. Gumagamit na yung mga critical thinking yan. Yun nga lang yung matulpo natin, sindi. Tsaka yung mga DD shits. Oh. Hindi, pastor, okay ka. Ay, hindi ko gagawin yung ano na yun. Eh, akala ko ba kaibigan mo? Easy. Oh, di ba kasi ulo? Mainit na naman niya ang ulo niyan. Charot. Easy. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito kay Chris Ulo, paki, ano nyo na nga, pakisubscribe nyo nga yan. At huwag nyo kalimutan ha, pagtapos ng live or kung gusto nyo, ngayon na, subscribe nyo na yan sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Okay? Oh, tuloy natin. Obligasyon na yun. Kanya to. Karapatan niya yun. Bilang nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na ako, hindi ako safe. Oh, maliwanag mga kaeksena. Huli na naman. Huli na naman sa banga. Balikan natin si Pastor.
ano ang kanyang 17 commandments? Kailangan daw tanggalin ang maskara, kailangan daw tanggalin ang shades, ang sombrero, ang bonnet, kung ano-ano pa. Anong sabi ba ng mga witness? Para sa kanilang security reason. Karapatan nila yon, 'di ba? Eh bakit gusto patanggal ni Apollo kay Buloy? Ano to, nanggagago kayo? Pag kayo'y may banta sa seguridad, okay lang, hindi kayo a-attend. Samantalang yung mga yon na pwedeng may banta na ang buhay, kaya nga naggagaroon ng maskara, nagtatago, tapos gusto nyo, kahit si Vice President Sara, hindi niya pinaniniwalaan. Hinusgahan niya yung mga alin, testigo. Hinusgahan niya yung mga nagreklamo. Manoy, ikaw ang magsagawa kung gusto mo, pero hindi pwede. Vice President ka eh. Imbis na gumit na yung Vice President, siya pa rin ang nagsabi. Yung kredibilidad daw ng mga witness at chuchu. Aba, ayun ang trabaho ng mga senado o senador. Alamin ang kredibilidad ng witnesses, resource person at kahit si Pastor Apollo Cabiloy. Pero dahil may utang na loob kayo, kaya ganyan. What the fuck? What the fuck? O, di nakita nyo na, double standard tong mga to. Sa kanila, may reklamo. Pero pagka yung alin, yung kabila naman ang gigisahin, okay lang sa kanila. Pag sila, hindi pwede. Galawang mga tano talaga. Ay nako, kaloka. Tuloy natin, konti na lang to, tiisin na natin. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng... Yun naman pala eh. Kailangan yung respetuhin ang karapatan ng mga witnesses at testigo. Bakit? Meron tayong alin? Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, ikaw na may sabi ng demokrasyang yan, lintek na demokrasya na yan. Lahat tayo, eh tinuturo na natin sana, may kasalanan ka na, wala pang sinasabi ang korte. Teka muna, di ba? Renda muna tayo, mga kababayan, meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Bigay natin sa kanya. Yung mga witness, walang karapatan? Yung mga witness, wala rin Bill of Rights? Easy. Dito, sinira nyo talaga. Ay nako, yung number one senador pa ang sumira talaga ng credibility ng isang senador. Sabagay, siya lang naman yan. Sinira nyo yung sarili niya. Oh, wala nang ibobotong mga ganyang klaseng senador, ha? As much as possible, puro abogado. Oh. Na ang due process. Sir, sa Senate, ano magiging impact dito? Kasi sa Senate, si former President Aquino magpapit. And then, ito, magtatagpapay tayo na ito makakabas yun. Sa Senado. Ah, hindi. Kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Oh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa ang dami pang sinasabi? Oh, nanggaling na naman sa bibig mo. Kailangan gawin ng Senado ang lahat. Eh, ba't may papigil-pigil ka pa? Dami pong kinikwento dyan. Bilang senador, kailangan mong patupad ang batas. Dapat isa ka sa magpaalala na dapat sundin ang batas, irespeto ang batas. Pero ikaw pa ang gumagawa ng ganyan dahil sa alin? Utang na loob at ano? Demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Opo, aba. Nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Diba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung... Paano nagkaroon ng equal protection ng lahat ng Pilipinong sinasabi mo, linti ka? Diba? Oo. Wait lang, meron dito ng ano, may pumasok. Account Inspector Direct, tropa mo pala si Chris Ulo. Diba, Tulponatic yun at tropang Jay Guevara, nagtatanong lang. Tulponatics ba yun? Wala akong alam doon.
vlogger siya, alam ko, masama ba na batiin mo o magbigay ka ng konting kahit papano sa mga vlogger na pumapasok dito? Ganun ba yon? Tropa na agad? O sige, pagpalagay na natin tropa ko. Eh kung ganun yung paniniwala niya, ano magagawa ko? Diba? Halimbawa na lang, wait lang, sagutin ko lang. Kung yun yung opinion niya na gagawin ko, diba? Oo. Gets mo ba? Oo. Tuloy natin. Gusto mo ba banatan ko? Banata ko si Chris Ulo, ganun ba yung gusto mong palabasin? Ha? Oo. Kalma ka lang dyan. Tuloy natin. Pagbibigay ng kung ano yung aabutin nung inaabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang i-serve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Eh, nangingialam ka? Kanya pala yun eh. Ba't ka nangingialam? Diba? Oo. Sabi nga dito, yung nagtanong, sabi nga ni Robin, oh. Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? Diyos ko, Miyo Marimar. Ay, nako. So, mga kaeksena, tapos na po dito yan. Okay? Hindi na natin. Wala na, tapos na yan, oh. Oh. Kung meron pa siya idadagdag, wala na. Wala na. Okay? So, pupuntahan na natin yung topic natin kay Rapi Tulpo about sa PCSO. Okay? At bago natin puntahan yung mga kaeksena, okay, liliwanagin lang natin, ha. Sa mga makapanood nito na maka-DD shit o DDS, at mga maka-BP Sara, intindihin niyong mabuti. Kanina may paliwanag ako about doon. Okay? At sa mga past live stream ko, gusto niyo panoorin niyo yung mismong content ko about bakit X na sa akin si Vice President Sara, panoorin niyo yun. Ngayon, kung hindi niyo gusto yun, eh bahala na ho kayo. Kung gusto niyo mag-unsubscribe, hindi ko naman ho kayo pipigilan. Dahil kung ano man ang pinaniniwalaan niyo pa rin, nire-respeto ko yan. Bahala ho kayo. Ah, maliwanag ho tayo dyan. Kung dati na kayo nakasubaybay dito tapos mag-unsubscribe kayo dahil sa pag ayaw ko kay Vice President Sara, gamitin niyo po yung utak niyo. Halika na mga kaeksena, huwag kalimutan mag-like. Pumuntahan na natin itong lintik na PCS o na ano ni Tulpo na naman. Let's go, sa go! Mag-like kayo, wala naman nagla-like ko, yan na naman tayo, kailangan na naman pinipilit para mag-like ko, anak naman ng ano, tokwa o, oh. Like-like naman tayo dyan, bikini man, oy, danina, shoutout DJ Byron Top Music and Top TV, ito sa mga hindi pa nakasubscribe dito kay DJ Byron, pakisubscribe na din at huwag kalimutang ikalimbang yung kanyang notification bell, okay? So, halika na mga kaeksena, simulan na natin yan. Mga kapatid, mga kaeksena, nandito na tayo sa usaping PCSO. At nung nakaraan na i-content na rin naman natin to kasama si Sandra Cam na isa sa pinagkuhanan ni Sandra Cam ay si Rapi Tulpo. Noong kanilang pakalat doon sa prayer rally ng mga DD shit, ay DDS. Okay, este ng mga SMNA pala. Truth that matters daw. Sabi nila nung araw. Eh ngayon, di ba? So, dito kasi mga kaibigan, nung lumabas yung issue na may tumatama daw ng jackpot na 20 beses at isang tao lang, maraming salamat, Johnny Cam Lately, ah. Kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ngayon, eto po 'yon. Meron po ito, ano na 'to eh. Hindi ko ito nakuha nung kinontent natin. Ngayon ko siya nakita at ipe-play dito. So, nagkaroon tayo ng content at sinagot natin kahit si Maharlika Mbukeke nagpapakalat ng fake news patungkol sa PCSO.
At kitang-kita, halatang halata, na umiikot lang sa tatlong to, Sandra Cam, Tulpo, Maharlika, na ang kanilang pananaw doon sa mga nanalo, eh, jackpot. What the fuck? Ang jackpot po ang kanilang pagkakaalam daw, di umano, eh sinabi naman nila. So dito mga kaeksena, pinakita ko rin sa inyo noong nakaraan na sinabi at sinagot mismo ng general manager ng PCSO na si Mel Robles sa isang maiksing interview with Arnold Clavio na ang nangyari at pinagkunan nila ng impormasyon ay nanggaling mismo saan? Sa PCSO din. What the fuck? What the fuck? Oh, pakinggan muna natin. Tingnan ko lang kung nandito pa yung tawag dito, yung video ng balita na yon sa PCSO, okay? Wait lang, baka sakali lang para mas ma-recall natin yung ito andito pa nga, okay? Pakinggan natin 'to mga kaeksena. Wait lang. Andito pa nga ba? Aha, wait lang. Ilang pasahero? Aha. Inahanap ko lang ha. Nakalimutan ko eh. That pala hindi ko muna binura yun. Oh, eto, to. Nakita ko na. I-re-recall lang muna natin mga kaeksena ha. Bago ko i-play yung video ni Rapi Tulpo. Kasi eto rin yung sasabihin niya. Yun nga lang, eto. Mayroon talagang exclusive siyang ginawang video patungkol dito. Okay? So kung ready na kayo, ito na mga kaeksena, ipe-play ko na. Lakasan ko lang ng konti. So let's do this and pasok! Ang swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Oh. Yan ang napag-alaman ni Senator Rapi Tulpo. Yan ang napag-alaman ni Rapi Tulpo daw. Base sa isinumiting listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Oh, nanggaling mismo ah, sa PCSO. Cut! Nirefresh ko lang. Pakinggan na natin siya dito, mga kapatid. Anong sabi niya? Mga kapatid. Oh, mahina. Laksan na natin. Bago pa magreklamo. Sabi, mahina na naman. Oh, laksan na natin. Anong sabi niya? Mga kapatid. Mga kapatid daw. Kapatid niyo ba yan? Ang taong ito, ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Aklayan niyo. Noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto. At 225,000 each. Oh. Noong August, tumaas ang kanyang winnings. 10 times. Noong September, medyo naglayo siya. Nahiya siguro. Proud na proud pa. Oh, sige. Twice lang. Again, 225,000 po ang pinag-usapan natin dito sa lahat ng winnings niya. October, umakyat. Oh. 4 times siya nanalo. November, umarangkada muli. 9 times siya nanalo. December, 4 times na naman siya nanalo. Again, lahat ng ito ay 225,000 each. Ngayon, yan ang kanyang sinabi. Ngayon ko lang nakita tong video na to eh. At para maging fair sa kanya, sabi niya dito, abangan siya sa Lunes. Aabangan talaga natin sa Lunes to. Pati na daw yung iba pa niyang maswerteng katropa. So meron ditong alam na na iba yung kanyang dating dito. May corruption malamang. Okay? Ah, maliwanag ah. Sa Lunes yan. Okay. At ang sabi niya, tig to 200 something yung mga nanalo daw. Yun lagi ang price. Tig to 220 something ang pinapanalunan. Ah, tuloy natin. At yan po ay 6 months lamang. Ah. From July to December last year. At ang total po nito ay 8.3 million pesos. Ah. Ang TIN number niya is 00000. TIN number daw 0000. Wala po tayong ano diyan. Wala tayong pagkontra diyan. Yan ang sabi niya eh. Ngayon, aabangan natin 'yan saan? Sa Lunes. Okay? Tapos eto naman mga kaeksena, may ipapakita lang ako sa inyo. Unahin ko muna 'to. Yung press statement ng PCSO. Okay? Ang sabi ho dito, mga kaeksena, nung March 13, although may video rin ito, kung gusto niyo naman, ipe-play ko rin. Diba? 4-digit games such as 2D, 3D, 4D, and 6D PCSO Lotto Outlet agents are representative of the winners and can collect the winning
winnings on their behalf. Diba? Inano na nga natin, pati yung kay Maharlika Bukeke, kung paano mga manipula ng utak. Okay? Pati daw yung ganyan, bakit mo daw ipagkakatiwala? Eh natural, sino ba naman pagkakatiwalaan mo? Eh din kakilala mo, malamang pinagtitiwalaan mo, kaya siya mo pakukuhanin o sa kanya mo papakuha. Since they are minor, just pala. Since are just minor. Oh, ulitin natin. Since they are just minor prices. Minor daw po. Ewan ko kung saan ang galing kay Rapitol po yung 200 something. Oh. Oh. A winner can ask someone he trusts, oh yun na nga, pagkakatiwalaan to claim the prize for him through the so-called pakiclaim. Oh, parang ito rin yung video eh. Mas maganda, video na lang ulit pakita ko eh. Pero ito yung lumabas na statement po ah, ng Philippine Charity Sweepstake. Ngayon, dito nakalagay, dito sa baba oh, what Senator Tulfo apparently failed to notice that was that the same list would also show that for jackpot bearing games like Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655, and Ultra 658, there are was no winner who won more than once. Biruin nyo yun ah. Kinuha na ni Tulfo di umano ng source, di ba? Ayon sa balita, naglabas ang PCSO at nakita ni Tulfo, ito daw. May 8 point something million daw. Tapos dito, nililinaw ng PCSO na mali po ang sinasabi ng senador. Wala pong nananalo ng mga jackpot ni isang beses na magkakasunod, yung tawag dito. Ito, there was no winner who won more than once. You see, you see. At ang sabi, uulitin natin, nakakatawa lang, no? At ang sabi pa nga ni Mel Robles, may challenge siya kay Rapi Tulfo. Iniimbitahan pati siya kung meron na iisip silang hindi magandang nangyayari sa PCSO, punta sila doon. Ngayon naman, kung gusto niya naman daw na magpa-imbestiga ulit, handa naman daw silang magpa-imbestiga. So, aabangan natin sa Lunes yung sinasabi niyang mga tropa-tropa. At kung sakali lang, kasi may pinakita ako sa inyo na alin, alam nyo naman po mga kaeksena, pagdating sa Anderek, pagdating sa mga gantong klaseng sitwasyon, kapag po siya ay, alam nyo na, nasosoplak, tumatalon po yan sa iba. Kagaya nito, nandito na ngayon siya, one day ago, kahapon, March 14, inimbestiga na ni Senador Rapi Tulfo ang aksyon, ang pagbibigay ng Department of Environment Natural Resources, yun doon sa Chocolate Hills! Meron bang nanalo ng loto na jackpot daw? Sabi ito ni John John Faustino. Direk, alam ko pinakamababang jackpot ng loto ay 8M sa 642, hindi 200K. Ewan ko kay Rapi Tulfo. Kainis naman. Kaya nga, malalaman natin ngayon kung may katotohanan at ipapakita si Idol ng mga ebidensya na magpapatunay, bakit hindi natin siya kakampihan? Kampihan natin pag ganun. Pero dito kasi, paano nangyari yun? Diba? Alisin muna natin yung biglang talon niya sa Chocolate Hills. Diba? Paano niya ngayon kasi masasabi yon? Tulad nga niyan, may kababayan tayo na nag-message o nag-comment. Wala namang ganung price direct sa mga 640, sa mga jackpot-jackpot. Walang 200K lang. E nilinaw dito, mga kaiksena, ang galing-galing talaga ng idol nila. Oh, ano sabi direct? Oh,
2D, 3D, 4D, 6D ang mga ganun ang may mga price. Tapos kay Tulpo, inabot ng alin? Pakinggan natin muli mga kaeksena, ang senador nila, ang idol nila. Nasaan na ba yan? O, pakinggan natin muli siya. O, pasok. Mga kapatid, ang taong ito, ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Proud pa siya. Ang taong ito, ang pinakamaswerteng tao sa Pilipinas. Ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. O. Naklayan nyo. Noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto. 9 times. Nine times. Eh, ito nga, gusto kong ulitin eh para malaman ko. Isa pa. Oh. Mga kapatid, ang taong ito, ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Aklayan nyo, noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto. At 225,000 each. Noong August, tumaas ang kanyang winnings. 10 times. Noong September, medyo naglaylo siya. Ba, nalungkot pa siya oh. Glaylo siya. Twice lang. Again, 225,000 po ang pinag-usapan natin dito sa lahat ng winnings niya. October, umakyat. 4 times siya nanalo sa loto. November, umarangkada muli. 9 times siya nanalo. December, 4 times na naman siya nanalo. Again, lahat ng ito ay 225,000 each. At siyang po ay 6 months lamang. From July to... 6 months lang daw. Dahil kay Tulpo, ay ako na manood ng Toy Story. You see. December last year. At ang total po nito ay 8.3 million pesos. Ang TIN number niya is 00000. Sana all, di ba? Oh, proud pa siya. Anong masasabi niyo mga kaeksena dito sa sinasabi ni Rapi Tulpo ngayon? Tsaka kala ko isang buwan, ilang buwan na yan. Ano ba yan, idol? Hindi yun na nga ang ano. Pakinggan niyo tong balita ha. Yung balita, balikan natin. Kung papaano i-deliver ng balita at pagkaka-pick up ni Rapi Tulpo to na sinakyan nino ng mga ni Sandra Cam at ng kusino-sinong vlogger. Sobrang swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto. Sino may mga TIN number dyan? Pakicheck nyo nga. 000 daw lahat eh, sabi ni Rapi Tulpo. Pwede ba yun? May TIN number bang lahat? Zero? Walang ni isang number? Oh. Sa loob lang ng isang buwan. Ulitin natin. Yan ang sabi dito sa balita, Rapi Tulpo. Ngayon, kung sa tingin mo, fake news tong News 5, pagalitan mo tong News 5, fake news pala sa'yo to eh. Oh, di ba? Tuloy natin. Sobrang swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa... 20 beses di umanong naka-jackpot? Sabi nino, Loto, sa loob lang ng isang buwan. Yan ang napag-alaman ni Senator Rapi Tulpo. Oh, ikaw pala nakaalam, Rapi Tulpo eh. Jackpot pala yan eh. What the fuck? Dapat nyo bang paniwalaan to? Oh, di ba? Oh. Base sa isinumiting listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, bukod dyan, meron din daw isa pang pangalan na 10 beses namang nanalo sa loob lang ng isang buwan din. Oh, baka yung sinasabi niya 9 times. Oh. Tanong ni Tulfo, paano yan nangyari? Paliwanag ng PCSO, hindi pangalan ng jackpot winner ang nasa listahang tinutukoy ng senador, kundi claimant o yung kumubra ng panalo. Kaya raw isang pangalan ay dahil may mga nakikiusap na ipaklaim sa iba ang kanilang panalo, lalo't required ang valid ID. Siya nagsabi niya na, sabi sa balita, jackpot ah. Sabi pa niya talaga oh, napakaswerte naman ng taong ito. Sa tingin ko, Rapi Tulpo, ikaw ang maswerte. What the fuck? May blind item na si Idol. May insecure si Ogie Diaz sa kanya niyan. Teen has 9 or 12 digits. Binasa niya talaga yung puro zero. Narinig ba naman kung ano?
ano sinasabi niya hearing but no, not listening. May ginagawa ka, Marites? Kaya mo bang makuha yung TIN number ko dyan? TIN number ko. Try mo nga. Titignan ko lang. Nandito lang malapit sa drawer namin yung papel ko na TIN. Papang pinapakuha kay Marites yung TIN. Ha? TIN, oo. Yung TIN number doon nakalagay. Oh, tuloy natin. Chechekin ko lang yung TIN number ko, ha. Yung ticket kasi... transferable yan. Kung sino may hawak yan, can claim that. That's why we always say keep it. And at the back, may place to sign it. So, pirmahan nyo na kagad. Kung ayaw nyo mawala yan at ma-claim ng iba, or pag pinaklaim mo sa iba, syempre, hindi mo pipirmahan. And of course, ang record niyan, kung sino nag-claim. Pero hindi necessarily siya ang winner. It's a simple case of paki-claim. Inimbita na rin ang PCSO ang Senado para mag-inspeksyon sa pagbola ng loto ng sagayon. Ulitin natin to, ha. Oh, linawin natin. Ah, nagpalabas ng balitang to, News 5, Rapi Tulpo. Sinabi mo, di umano, jackpot. Ha? Oh, kung may problema ka, hindi mo dapat masisi dito yung mga nag-content. Eh, hindi naman kami nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, sino? News 5. What the fuck? Malinaw. Ha? Ngayon, mga kaeksena, bago tayo magtuloy-tuloy, puputulin ko muna. Puputulin ko muna yun. Nawala. Wait lang. Ngayon, balikan natin yung istorya ni Sandra Cam. Meron lang po akong lilinawin at may papakita akong video sa inyo 4 years ago. About, syempre pa rin to, sa PCSO. Okay, ito na yung TIN number ko. Asan ba dito yung nakikita? Wait lang. Sa taas. Saan? Ito? Ito? Hindi naman to eh. Ay, ba't hindi zero? Sabi nyo zero, ba't hindi naman zero yung akin dito? Ah, zero zero. Sabi niya kasi ni Rapi Tulpo, zero zero. Ito yung akin oh. Oh. Marlika, ikaw ba yan? Kaya mo na nga. Oh. Ngayon, ito na. Makinig kayong mabuti. Okay? 4 years ago, merong sinabi dito si Rapi Tulpo about sa PCSO. At gusto ko lang durugin si Sandra Cam base sa sinasabi ni Rapi Tulpo dito 4 years ago. Kasi sa kwento ni Sandra Cam, sa panahon daw niya, wala daw... ano, tawag dito, siya daw ay matino, wala daw problema. Pero may nag-comment na nga dito na pinastop. Sige, buloy ba yan? Pinastop ni PRRD ang operation ng PCSO. Sino nakakaalala nun? Okay? Nagigets nyo ba? Naintindihan nyo? Kasi dun sa kwento ni Sandra Cam sa rally na nila, yung prayer rally kuno, 'di ba? Kumbaga ang ganda-ganda daw nung sa panahon ni Sandra Cam. Oh, ngayon panoorin niyo 'to mga kaeksena at si Rapi Tulpo mismo may sabi nito, hindi ako. So ipapakita ko at paparinig ko lang sa inyo. Okay? Pakinggan natin. Alam mo, Sherry. Yes po, Idol. Talagang malalim ang intel ni Pangulong Duterte at natumbok niya yung problema sa korupsyon na talamak na nangyari sa Anumbat. Yan, alam nyo naman, paborito ni Rapi Tulpo yan, yung korupsyon at talamak, yung mga ganyang galawan. Paborito niya yung pag-usapan. Yun nga lang, kung tuloy-tuloy. Ayan, recently, yung pag-stop niya sa operasyon ng PCSO. Maraming natuwa at isa ako sa mga natuwa. Dahil noon pa naman talaga. Maliwanag na pa-stop yung PCSO. Sandra Cam! Sandra Cam, ano to? Nung panahon mo, napasara kayo? Kakaya naman kayo. Linis nyo pala dyan. Di ba, director ka dyan? Anong nangyari sa'yo dyan? Di ba? Nagigets nyo? So, dito pa lang, mga kaeksena, lahat ng sinasabi ngayon, lahat ngayon ng sinasabi ni Sandra Cam dun sa prayer rally, kasinungalingan.
Kasi puro ang kwento ni Sandra Cam sa pagbanat sa PCSO ngayon, nung panahon niya, nung panahon ko, nung panahon namin, lintik na panahon na yan. Diba? Oh. Kaya paano nyo paniniwalaan pinagsasabi ng matandang babae na yun? Oh. Kayo eh. Kinakikinig sa akin eh. Oh. Diba? Tuloy natin. Previous administration pa, talamak na ang korupsyon sa PCSO sa pamagitan nito mga nabigay ng prangkisa tulad ng STL. And in a few days... Tapos, ang bintang nyo, yun ang nasa ngayong pamumuno. Sabihin ko kaya sa inyo ngayon, no? Ayan na yung, ayan ang ebidensya, oh. Diba? Talamak sa panahon daw ng mga naunang administrasyon, sinasabi dito. Makasisi kayo sa administrasyon ngayon. Makasisi kayo sa PCS ngayon. Parang akala nyo naman talaga ang linis nun nandoon. Eh wala nga kayong maisang pangkaso sa mga PCSO ngayon. Wala nga kayong mailabas na ebidensya eh. Makabintang kayo. Eh yung nakaraang administrasyon, napa-stop pa. What the fuck? What the fuck? Oh, nagigets nyo na. Diba? Oh, sino mas okay ngayon? Oh. Kasi hindi nila magawa ng paraan para mapatigil. Nag-imbestiga pero walang nangyari kasi wala ngang ebidensya. Walang magawa, walang maituro, walang masabi, puro imbento. Oh. Ay nako. 'Di ba? Tuloy natin. Sabi ng palasyo, i-identify ng Malacañang ang mga corrupt na mga opisyalis o mga personalidad dyan sa PCSO. Alam niyo po, ang PCSO, isa pong ensya ng ating gobyerno na malaki pong naitutulong sa mga mahirap nating kababayan. Kaya ngayon, ibalik natin kay Maharlika yan. Ganyan sila kagaga. Diba? Sisi kayo ng sisi, bintang kayo ng bintang, wala naman kayong ebidensya, mga animal kayo. Samantalang nung past administration, napatigil kasi lantaran at laganap ang korupsyon. Pero wala kayong sinasabi, wala kayong binabanggit. Pinapalabas ninyo na napakalinis nung nakaraang administrasyon, mga buwisit. What the fuck? What the fuck? Oh, ayan o, binubuking na nga kayo rito. Single day, hundreds and thousands of people line up at nabibigyan po ng tulong pinansyal at medical. Kami po ay makapag-witness niyan dahil... O, tita niyo, pinuri pa ni Rapi Tulpo dito yung PCSO talaga ay para sa taong bayan. Oh, madaming anomalya si Sandra Cam. May kaso pa yan hanggang ngayon. Sabi ni malditang Lola. Oh, pagkakatiwalaan niyo ba yun? Yung mga ibang hindi alam na yung mga services na binibigyan ng PCSO at napupunta po sa amin, tinerefer po namin sa PCSO. Ayun, nakita nyo na rin dito, booking din si Rapi Tulpo. Repair lang talaga sila. What the fuck? What the fuck? O bakit? Siya nagsabi, inulit ko lang. O, ano bang ginagawa nila? Yun ang tulong nila, repair. Hindi pala, referral. Services na binibigyan ng PCSO at napupunta po sa amin, inirefer po namin sa PCSO at napapollow po kami sa kanila. O, ang nakakatulong, ito ang patunay na ang nakakatulong, PCSO. Diba? Pag pumunta ako sa kanya, ang nakakatulong, PCSO at ibang maahensya ng gobyerno. Kaya dapat pasalamatan nyo yung gobyerno. What the fuck? What the fuck? Diba? Pinatrack down ni Idol yung mga nagsusugal sa casino kung nakakapagbayad pa ba sila ng bills sila. Dapat daw meron programang... Ah! Bakit? Anong pakialam niya dyan? Ang pakialaman niya yung mga yung pasugalang illegal. Bakit siya pa pakialaman at pinapatrack down yung mga nagsusugal? Ano yun? Totoo yan? Kaya pala gigil si Artigang ngayon. Ayun na nga eh. Oh. Tinasabing yes, nabigyan silang tulong. And we're not talking of bariya-bariya. Pag tumutulong pong PCSO, thousands, by the hundreds of thousands pa. Yes. Kuminsa- ayan, pinuri ni Rapi Tulpo yung PCSO. Kita nyo na? 10 million pa. Lalo pa kung halimbawa yung pumunta ng tulong ay kailangan ng chemotherapy, dialysis, kailangan ng pangmatagalang gamutan, kailangan ng mga antibiotics. Talagang yung PCSO nasa frontline yan pagdating sa mga ganong klaseng tulong. Palakpakan daw natin, sabi ni Idol. Palakpakan natin PCSO. Palakpakan natin.
Now, pumasok sa eksena itong STL. Lingid sa kalaman ng marami, of course, maliban sa mga taga-PCSO, halos lahat ng mga operator ng STL ay mga waiting lord din. Mga kilala at Yun lang. Ito lang ako, may problema. Ito yung problema natin kay Rapid Tulpo eh. Pag yung ganito na, yung magkikwento na siya ng mga walang ipapakitang ebidensya, alam naman natin, alam ko sa inyo, meron halos lahat sa inyo, o kahit hindi na lahat, yung iba dyan sa inyo ay nakaranas at nakatanggap ng tulong sa PCSO. Tama, mali. May katotohanan yun. Meron tayong ebidensya base sa ating eksperyensya. Ngayon, si Rapid Tulpo, meron ngayong akusasyon siya dyan. Yan na naman, yan ang ayaw natin sa kanya. Yung makikwento siya na kesyo ganito, kesyo ganyan. E tignan nyo, 4 years ago ba to? May alam siyang ganyan. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin masoplak yung sinagawa niya pag-imbestiga sa Senado nung pag-aharap pa lang nila na Mel Robles noon. Hindi niya magawa ng paraan para masoplak si Mel. Di ba? Kasi alin? May ebidensya ka ba? Easy. Tama ba yung pagkakaintindi mo sa sinasabi mo, sa nalalaman mo, o ibinigay lang sa'yo? Easy. Di ba? Ano ba yan, Direk? Pakinggan mo nga. Kat na wedding lord at gumagamit lamang ng dami na para makakuha ng prangkisa sa STL. Diyan nag-uumpisa ang tinatawag na korupsyon. Oh, yan. The corruption. Easy. Oh, narinig nyo naman. Ganito po yan. Pakinggan natin. Nabasa kasi akong article. May nabasa lang palang article. What the fuck? Hindi naman natin nilalahat, pero pagka yung mga article na yan, gano'ng ka-legit yan? And then, umaagree ba kayo? Yung mga article na nababasa natin, minsan, di ba, hindi naman dapat nating paniwalaan dahil depende sa naglabas ng article na yon. Kung siya ba talaga ba ay credible? Madali lang naman magsulat ng isang artikulo eh. Ang tanong, totoo ba yung sasabihin mo sa artikulo mo? Easy. Gaano ka totoo? Pinaniwalaan mo na agad yun, Rapid Tulpo? Nag-verify ka ba kung legit yung sinasabi ng article? Kasi kwento lang sa article yun, nilabas mo dyan sa live mo. Easy. Hindi ba? Years ago, tungkol sa STL. Yung STL po, hindi katulad yan sa PCSO. Yung STL po, binigyan ng prangkisa yan ng PCSO para makapag-operate. Pupunta ka sa Lotto, bibili ka ng ticket. Pagbili mo ng ticket, pag once na pinasok yung betting ticket mo, mag-register agad yan, yung perang itinaya. Yun, pwede na agad tataksan yun. Unlike sa STL, kabo, umiikot na may ID, kumukolekta. Okay po. So, hindi ko maintindihan na parang iba yung pagkakaintindi niya rito ha. Tulungan nyo nga ako. Yung STL o Small Town Lottery daw, di umano ay ganito. Pakinggan nyo nga po ha, and pakitama ako. L, kabo, umiikot na may ID. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Direk, alam mo na ba yung tungkol daw doon sa commitment ni Tatay Digong sa China about West Philippine Sea? Meron? Hindi ko pa alam yan. Naku, ang dami naman topic. Hindi ko na alam talaga. Saan ako mag-uumpisa? Tulungan niyo ako ha. Kasi bago lang naman din ako. Ang tagal ko sa ibang bansa. Hindi ko masyadong Okay? Yung kalakaran yan. Yung sinasabi niya, pakaintindi niyo kung correct ha. Dito direct agree ako kay Idol. Yan ang legalized wedding. Okay, sige. Tuloy natin. Kolekta. Okay po. So, paano malalaman ng ating gobyerno yung totoong kinita ng STL operator? Wala. So, they're just gonna take their word for it. Pag sinabi ng STL operator, ang kinita ko lamang itong buong buwan na ito, kunyari lang, is 1 million pesos. Kunyari, Bulacan. Sabihin ng PCSO, hindi ako maniniwala, magpapadala siya ng inspector para mag-inspect. Malaking sweldo ng mga inspector ha. Insiste itong si inspector, nakikipagsabuatan sa mga STL operator. Doble pangakita nitong mga inspector eh. May kita sila sa sweldo sa PCSO, may kita pa sila dun sa STL operator. Now, syempre sabihin ni STL operator, doon sa inspector, yung mga kaibigan natin dyan sa PCSO, bahala ka na, ito. Hindi po ako nagbibiro, ganun po. Hindi naman siguro lahat ng PCSO inspector corrupt, pero marami po sa kanila ay corrupt. There are times they don't want to be corrupt, nakukorrupt sila kasi yung style mafia, I'll make you an offer you cannot refuse. Kung ikaw ay tatawid sa isang teritoryo na may mga warlord dyan, gambling lord, pumunta ka dyan, tumawid ka sa teritoryo nila, pumasok ka, inoperan ka, hindi mo tinanggap, humanda ka, may kalalagyan ka, sino ka ba rito, sisipahin ka namin, papatay ka namin. Yun ngayon yung gusto nating malaman, gano'ng katotoo po yung sinasabi mo, Rapid Tulpo, na ganyang sistema pala nangyayari.
ngayong nabasa mo lang pala sa article. O sabihin na natin hindi mo nabasa sa article. O personal knowledge mo kunyari. O, ito yung masasabi natin na antagal na pala niyan, ba't wala po kayong ginagawang action? Natural, nandiyan naman pala kayo sa programa nyo. Wala po kayong ginagawang action para matigil yung sinasabi nyong korupsyon. Diba? Meron naman ticket yung STL need na isurrender sa PCSO para ma-audit. Kaya nga, nilegalize eh para ma-regulate. O, business yan eh. Kung pastop nila STL, madami mawawala ng trabaho. Hindi ako tumataya kasi sa STL eh. Sorry ah. O, tuloy natin. Bawi-bawi na ako sa pag-agree kay Idol. Bakit? O. So, napipilitan yung iba na tumanggap. Yung iba naman talagang gustong-gusto maging investigator para may matatanggap. Diyan po nag-umpis ang korupsyon. And we're talking of billions and billions of pesos po ang nawawala sa PCSO na dapat po napunta sa PCSO yan. O. Ngayon dito talagang halo-halo ang mga points na makukuha natin. Sa mga sinasabi naman ngayon ni Rapi Tulpo, kung totoo yung sinasabi niyang STL, STL, corruption na ganyan, eh di totoo yung sinasabi ni Mel Robles na kaya sila gusto nang nagpasara sila ng mga STL kasi nga ang dami ng mga nalulugi nila. So, do you agree noong panahon ng hearing sa Senado, na tama naman pala si Merlo Robles. Totoo naman pala yung sinasabi niya. Kasi dito pa lang, 4 years ago, may ganyan ng problema at sakit. Tama? What the fuck? Do you agree ba? Alam kong napanood nyo yung hearing na yan. Nagkaroon ng matinding pahiyaan dyan sa mga resource person ng PCSO at kahit si Mayor Robles talagang binabakbakan ni Rapi Tulpo. Hindi ba? Oh. Hindi ito ah. Ito ang ebidensya na patunay na totoo nga yung sinasabi ni Mayor Robles. Dahil ito si Rapi Tulpo, yan na yung paninindigan niya 4 years ago. Pero ngayon, iba. What the fuck? Paano iba, Derek? Kasi nga, ine-explain nga doon sa pagpapasara ng ibang STL dahil yung iba nalulugi nga daw ang PCSO. Naintindihan nyo na. Well, gets ko na ngayon kung bakit nga ganon. Diba? Sorry po, mga kababayan ko sa pagboto ko dyan kay Tulpo. Okay lang yun. Ang tawag dyan, demokrasya. Diba? Parang delay kayo sumagot o mabagal ba internet nyo? Ah, huli ba yung video ko? Sorry naman. So, comment nyo nga kung naalala nyo yung sinasabi ko. Diba? At sa tingin nyong connected na connected to ngayon doon sa nangyari nilang pagdinig. At dito, napapatunayan natin na kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Diba? Eh kasi kung papaniwalaan nyo to, Tulponatics, diba? Santo nyo yan? Oh, totoo yung sinasabi nyo yan. Eh di, dun sa ngayon, paya talaga siya. Diba? Kung sasabihin nyo sinungaling to, eh ba't hindi siya tumama dun sa naging pagdinig? Wala kayong lusot, diba? Oh, yung mga binoto ko walang kwenta, sabi ni Aisley. Diba? Hi, Kaisen. Oh, binibigyan lang natin. Ngayon, galit na galit siya. Yun yung gusto ko ma-point out dito. So, valid, reasonable yung sinabi ni Mel Robles nung nag-hearing sila na ayaw tanggapin ni Rapi Tulpo kasi nagmamakaawa yung mga STL operator daw, ganito yung trabaho. Eh, balikan natin tong video na to. Pakita natin kay Rapi Tulpo. Rapi Tulpo, ano to? Oh. Tapos kamakailan lang, may binlag tayo na may mga nahuhuling mga peking ticket na hindi inire-remit na may mga sindikato pala. Cebu yun, sa Cebu. Oh. Rapi Tulpo, ang galing mo talaga, the best ka. Yeah.
Saludo. Woo! Oh, pag alam niyang mapapaya siya, change topic. Oo, parang ganito, 'di ba? Ayan oh. Oh, may nag-message na naman sa akin. Ano ba 'yan? Nakikita 'yung message ko, wait lang. Nag-message si Nosferatu. Ko-close ko muna 'to, wait lang. Huwag muna nga kayo mag-message. Nakikita 'yung message niyo. Wait lang. Oh, sabi na nag-comment, pag alam niyang mapapaya siya, change topic na. Ayan, ito nga oh. Punta na siya sa issue ng Chocolate Hills. Oh, ayan na siya oh. Ayan oh. Charan, iniimbestigahan niya na daw 'yan. Sabi niya sa kanyang Facebook page. Oh. Oh. Paki ano naman, paki-press 1 nga kung nagets niyo. Oh, marami pong pinasarang Lotto outlet dahil nagsulputan ng STL kasama kami doon. Kaya nung sinabi niya din na dahil sa Iloto, madami nagsara outlet. Kalokohan yun. Eh, alam nyo naman po, oh, dito talaga. Kaya eto, maganda tong gamitin ng kung sino man para mas lalong mabigyan ng emphasize yung mga sinasabi dati ni Rapi Tulpo panlaban sa sinasabi niya ngayon. Ano daw, Direk? Alipo nga? Hindi! Doktor yun, Sinosperatus. May pasyente siya. Oh, tuloy natin, ha? Oh, oh. In terms of revenue, na may tutulong sa mga kababayan natin. Kasi the more collection, the more help may bibigyan ng PCSO. Oh. Diba? Mamaya, meron akong suggestion. Base dun sa nabasa ko article many years ago. Kung paano talaga ma-stop itong pandaraya ng mga taga-STL na ito. And magpapatawag na investigation ang Kongreso. And ang chairman po ng Games ay si Congressman Eric Yap. Siya po yung first nominee ng ACCIS party list. At ayun, binubuhat pala yung ACCIS. So hanggang doon lang yung kailangan kong part para mapaliwanag sa inyo yung about dyan. So malinaw na malinaw mga kaiksena na debunk ni Rapi Tulpo yung kanyang sarili nung panahon nagkaroon ng pagdinig sa Senado patungkol sa sinasabi niyang corruption sa PCSO, which is siya na mismo yung sumagot, wala. Okay? So mga kapatid, mga kaiksena, oh, ito pa, sa mga hindi nakaabot, ulitin natin to. Ay, hindi yan. Ito, to, ulitin natin. Parinig natin ulit sa inyo, ha? Jackpot daw yan, eh. Ay, nawala. Mga kapatid, ang taong ito, ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Aklayan nyo, noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto at 225,000 each. Noong August, tumaas ang kanyang winnings. 10 times. Noong September, medyo naglayo siya. Nahiya siguro. Twice lang. Again, 225,000 po ang pinag-usapan natin dito sa lahat ng winnings niya. October, umakyat. 4 times siya nanalo sa loto. November, umarangkada muli. 9 times siya nanalo. December, 4 times naman siya nanalo. Again, lahat ng ito ay 225,000 each. At siya po ay 6 months lamang. From July to December last year. At ang total po nito ay 8.3 million pesos. Ang TIN number niya is 00000. Sana all, di ba? So mga kaiksena, at dyan natin tatapusin ang ating live stream. Meron pa ako ditong bala, tatlo pa eh, kaya lang yung oras natin. So, pwede siguro bukas ng hapon. Pasensya na kayo kanina, wala ako naging live kasi galing ng palengke at namili, ganun. Namalengke ba? Late pa nagising kaya hindi tayo nakapag-live ng hapon at ngayon lang. So mga kapatid, mga kaiksena, sa lahat po ng mga bago nating subscriber at mga pioneer natin dito, maraming maraming salamat po. Kasama na rin po, syempre yung mga kababayan nating mga OFW na laging nandyan at mga team replay. At lalong-lalo na yung nasa Pilipinas, maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta.
At mag-iingat po kayo palagi. At sa lahat po mga kaeksena, salamat po ng salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang suportahan yung second channel natin, Direct Freddy Valera 2.0 at Facebook page Direct Freddy Valera official. At syempre, huwag niyo rin kalimutan sa mga nagnanais pa ng ating hoodie and t-shirt Direct Freddy Valera Kabogera. Mag-message lang kayo sa Facebook page Direct Freddy Valera official para sa mga katanungan. Yung Funko Pop, last na po yun. So, kung hindi kayo makakaano. Hi, Papa Trix! Shoutout! Andiyan pa si Papa Trix, oh! Mga kapatid! Ito, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, welcome back, Papa Trix. Nagbabalik. Ayan. Sa mga hindi na nakasubscribe kay Papa Trix, paki-subscribe na yan. At huwag kalimutan, andyan din si DJ Byron. So mga kapatid, mga kaeksena, bago po ako magpaalam, mag-iingat po kayo at maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli, mga kaeksena, dito lang sa tambayan ng mga eksenadora at kabugera. Ang nag-iisa at walang katulad at pilit ginagaya, ang nagmamaganda ngunit hindi nagmamagaling, sadyang maganda lamang sa inyong paningin. Direct Freddy Valera official, maraming salamat po. See you again tomorrow. God bless everyone and bye. I love you.